na 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 Waging mong pangin ang dungan yun. Di na mamabago ang kinikili. Pabukas ang isip, awalang bastos. Pag ikaw ay lawin kama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot. Pag ito ay sumingaw, tawagin mo kong bading. Ano pake ko, hindi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala kong sinasag-asawa, bumarangin aking pinalaanan. Kung sisigaw ng todo at kasama sayaw, hanggat umagahin tayo ay malaya, di ba kawala? Duraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Paganito dahil ang iyong sigaw, di mo kaya akitin sa chismis paniwala. Wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa mata mismong dila. Ako na mumulot pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo magkasama sayaw, hanggat umagahin tayo ay malaya, ipagkawala. Hello, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon, May 24, 2024 mga kapatid. Biyernes, alas 10 ng gabi dito sa Pilipinas. At mag-uusap na naman tayo mga kapatid sa ating paksa ngayon patungkol dito na sapat ang Biblia lamang sa pagtuturo ng kaligtasan. So, ang ating affirmative mga kapatid, si Brother Samuel Tahuda, founder ng MCGU mga kapatid, laban dito kay Brother Boy Letra mga kapatid, isang napakasikat na TikTok na debater mga kapatid. So, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna ipaliwanag sa inyo ang mangyayari sa debating ito. Meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong final conclusion na 5 minutes, no? Mauuna ang ating negative, mahuhuli ang ating affirmative. So sa ating rules, gusto kong basahan si Gian Paolo dito. Medyo na-miss ko itong kapatid ko. At baka hindi siya familiar sa ating rules. Rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended question or open-ended question or categorical. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas
ng 20 segundo. So kung merong tanong na tama or mali, oo o hindi, guwapo or pangit, pili mo na mga kapatid bago tayo magpaliwanag. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, pwede siyang magpaliwanag mga kapatid ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Basta tumawag lang kayo ng moderator pag gusto niyong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 5, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na saan mababasa, probably magbibigay kayo ng chapter and verse unless sabihin nyo walang mababasa. Or sino, parang ganun. So magbibigay tayo ng pangalan or noun. So dapat maging ano tayo mga kapatid, dapat maging responsive doon sa tanong. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At sa first cross, kung tinatanggi niya na hindi ko pa nilatag yan, pwede mo na itanong sa susunod na rebuttal. In o automatic next question ko yan ha. Sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang makakatanggap ng dalawang warning sa akin ay may disiplina. Bakit dalawa? Kasi bihirang-bihira akong magbigay ng warning mga kapatid. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi na susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga atakeng naglalarawan sa physical na itsura mga kapatid. Kasama na din doon yung pagmumura na nakasanayan. Pero labas doon, gaya ng mga salitang nagsisinungaling ka or hindi mo alam, hindi ka nag-aral, o pwede pa sa akin yan mga kapatid ha. At out of topic are not accepted. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko, talo ka na, or paano kung mabasa ko. So, hindi ko pinapahintulutan yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. So, rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. At by the way mga kapatid, ang inyong host, streamer, timer, moderator ngayong gabi, admin Russia Vista mga kapatid ng Russia TV at nandito kayo naka-live sa ating YouTube channel at sa Facebook. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, sumasang-ayon ako maliban na sa sinabi mong founder ako. Isa lang pong member. Member. Sorry. At ang ating negative din, ang tututol. Pakilala ka kapatid. Sumasang-ayon ka ba kapatid? Sangayon. Bro, walang showdown dito, bro, no? Walang showdown tayo, walang showdown. Sige, bro, sangayon. Pero categorical naman, no? Sige. So, mga kapatid, yan yung ating confirmation, pero bago yan. Siyempre, gusto ko muna silang magpakilala sa ating mga audience, sa ating mga live participant. Mauna ka, affirmative. Yes, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Samuel Tahoda mula dito sa Rosario Agusan del Sur, Mindanao. So, ako po ay isang kaanib ng Iglesia ng Diyos Universal. So, ulitin ko lamang po, isa lamang po akong member, hindi pa ako founder. Paratang lang po nila yung salitang founder. So, sa gabi pong ito ay patutunayan ko po sa inyo na sapat na po yung Biblia, no? Na gamitin sa pagtuturo para ang tao ay maligtas. So, kompleto na po sa detalye ang Biblia. Hindi na po natin kailangan ng iba pang aklat kung kaligtasan ang ating pag-uusapan. Yan lang po, salamat. Okay, so that is Samuel Tahoda ng MCGU. Dako naman tayo sa tututol. Kapatid, pakilala ka. Alright, ako nga pala si Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church at kinararangal kong mga debate si Bro Samuel Tahoda, founder ng Member Church of God International. Yan lang po. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. At teka, gusto ko munang batiin syempre yung ating mga tropa dito na nasa loob. Nandito si Sister Nena Despidiones ng Roman Catholic Church, Daniel Borrella ng Rangers of God, Heartache Noya Hago ng Rangers of God, Kalka Edong Manalo ng The Freelancer Warriors, Prince Jumong ng Saksi ni Jehovah, Brother Zach Jacob ng Bantay Pinto, Ricardo Malabon ng Rangers of God, at Nash Buenavides, si Profesor ng Roman Catholic mga kapatid. At simulan na natin ang ating debate mga kapatid. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Brother Sam,
ng MCGU. Your time start now, bro. Okay, thank you kapatid. So ang paksa po natin ngayon ay patutunayan ko na sapat yung Biblia lamang, no, yung Biblia lamang na available sa atin ngayon ay sapat na yan na gamitin sa pagtuturo ng patungkol sa kaligtasan. Okay, so bakit po ba tayo naniniwala, no? Dahil ako po bilang isang alagad ng Diyos, alagad ni Kristo. So nakita ko po sa Biblia na ito'y kompleto na po talaga, no? So nasabi dito sa aklat sa Isaiah 34:16, ganito ang ating mababasa. Baka pwede na ma-flash the screen yung sitas na binabanggit natin, Isaiah 34:16. Sabi dito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, which is itong Biblia natin ngayon, at inyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos na aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So yun po palang Biblia natin ngayon, ito po talaga ang sabi ay kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. So ibig sabihin, kumpleto po ito. Ang naging problema lang po sa mga tao ngayon ay hindi po nila alam kung saan sa Biblia saliksikin. Kaya nga diba kung napapansin ninyo sa binanggit natin na sitas, Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Yung iba kasi kulang sila sa pagsasaliksik, kaya iniisip nila na itong Biblia ay kulang sa mga aral na dapat natin sampalatayanan para maligtas. Pero ngayon po, ipapakita ko po sa inyo, ang Biblia po kompleto. So, bakit po natin nasabi na kompleto, no? Kasi kung mapapansin ninyo sa Revelation, no? Paki-flash sa Russia, no, yung mga sitas na babanggitin natin, no? Revelation 22:18 hanggang 19. Ang sabi dito, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. So sa pagsabi po na ang sino man magdagdag, bawal daw po dagdagan, nangangahulugan lamang po na hindi na ito nagkukulang. Diba? Kasi bawal dagdagan eh. So ibig sabihin, kompleto na. Diba? So ang sabi naman po, diba, sabi na ang huwag mag-alis, hindi po talaga ni mo hindi mo po siya pwedeng tanggalan kung ano yung nakasulat diyan, no, yung inaalok patungkol sa kaligtasan. So pagka po nakabasa ko ng ganitong warning, no, bawal dagdagan, bawal bawasan, nagpapatunay yan na yung aklat na yan ay kompleto, no? Kaya sabi ng Diyos, no? Ano ba ang sabi ng Diyos doon sa mga taong hindi naniniwala na ito'y kompleto? Para sa kanila ko lang, ano ba sabi ng Diyos sa Kawikaan 36? Ganito ang ating mababasa. Sabi dito, huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita, baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. So yan po, warning ng ating Diyos, huwag kang magdagdag. Diba? Kung bawal magdagdag, siyempre kompleto nga. Ibawal rin ba na bawasan? No? So ito, patunayan pa natin na bawal nga talagang bawasan. Jeremiah 26:2, ganito naman ang ating mababasa. Sabi dito, Jeremiah 26:2. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsiparoon upang sisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita na iniotos ko sa iyo. Upang salitain mo sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. So talagang napaka-stricto po ang Diyos pagdating doon sa kanyang salita po na nakalista sa Biblia. Huwag kang magdagdag, no? At huwag kang magbawas kahit isa. So itong mga pananalitang ito, ito talaga nagpapatunay na kompleto siya. Ang problema nga lang sa karamihan, hindi nila alam kung saang saliksikin. Hindi nila alam kung saan basahin. So, yung mga ganong senaryo po, hindi po ang Biblia ang may kakulangan, kundi nandoon na po sa nagbabasa, no? Kung hindi niya nabasa yung mga kailangan. So, pagka Biblia po ba ang pag-uusapan, ano po ba yung mga kailangan para ang tao ay maligtas, no? Meron po ba mga requirements? Ano po yung mga requirements? Nakasulat po ba? Basahin po natin, no? Dito po sa unang Korinto, 15:1 hanggang 2, ganito ang ating mababasa. Sabi po dito, ngayon ipinapatalastas ko sa inyong mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyong aking ipinangaral
na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So, ligtas pala ang tao sa pamamagitan ng ipinangaral ng Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo pong ito, ito pong nakasulat sa ating Biblia ngayon, no? Kompleto po ang Ebanghelyo natin, no? Ito po, patunay na talagang ang Biblia natin ay kompleto patungkol sa aral sa kaligtasan, no? Ano ba yung gusto ng Diyos na gawin ng tao para maging karapat-dapat ka sa kanya? Di po ba? Ano ba yung mga at ano ba yung mga bagay na ayaw naman ng Diyos, no, na gawin mo para hindi ka mapahamak? So ito binabanggit dito, no, sa Revelation 21:8. Paki-flash screen na Revelation 21:8, sabi, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makikiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagninginga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So dito, gusto ko lang lawakan natin yung pag-iisip natin dito, no? Sabi ng Diyos, ito yung mga bagay na kung saan ikakapahamak mo. Di po ba? So ibig sabihin, nagbabala ang Diyos sa atin na dapat huwag nating gawin ang mga bagay na ito. Di ba? Kasi itong mga bagay na ito, ikakapahamak natin. Kaya di ba ang sabi, huwag kang luwag, huwag kang hindi manampalataya, huwag kang gumawa ng kasuklam-suklam. Ibig sabihin, nandyan pala, kompleto pala yung babalaan ng Diyos doon sa mga bagay na ikapapahamak. So kung binabalaan ka na, no, ng mga bagay na pwede mong ikapahamak, so ibig sabihin, 'di ba? So alam mo na ngayon kung ano yung dapat mong gawin para maligtas ka. 'Di po ba? Huwag mong gawin yung mga ikapapahamak mo. Ang gawin mo kundi yung kabaliktaran doon sa mga bagay na ikakapahamak. 'Di po ba? So ang mga ikakapahamak na bagay nakasulat po sa Biblia lahat. Kaya siyempre, yung kabaliktaran niyan, yan yung ikaliligtas mo, no? Kaya nga ang sabi, 'di ba, sa Tito 2:11, ganito ang ating mabasa. Sabi dito, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So ito na po, kaligtasan na po ang binabanggit dito. Ang nagpakita yung biyaya ng Diyos, dala-dala niya kaligtasan. Ano-ano yon mga requirements para doon sa kaligtasang dala-dala niya? Sabi, 12, Tito 2:12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. So, yan po pala yung mga kailangan para ang tao ay maligtas, no? Tinuruan tayo ng biyaya, no? Yung biyaya ng Diyos, sabi, nagpakita na may dalang kaligtasan. So, kung gusto mong maligtas, kailangan mong sumunod doon sa itinuturo ng biyaya. Kasi siya ang may dala ng kaligtasan, eh, 'di ba? So, siyempre siya yung may dala ng tamang toro na dapat mong sundin. Ano-ano ba yung mga toro na 'yon? So, binanggit po dito sa Biblia, no? Na nagtuturo sa atin o pagpagtanggi natin sa kalikuan. Huwag pala dapat tayong maging maliko, no? Yung gumagawa ng kalikuan, kasamaan, no? At sa mga kahalayan, no? Merong iba't ibang klaseng kahalayan sa Biblia, mapa-physical man o spiritual. Nakasulat lahat yan sa Biblia kung ano mga klaseng kahalayan yan. No, marapat tayong mabuhay na may pagpipigil, no? Sinasabi sa Biblia, kapag daw yung tao, feeling niya relihiyoso siya pero hindi naman nagpigil ng kanyang dila, eh walang kwenta yung ano niya. So, diba? So, kompleto po ang Biblia patungkol doon sa mga impormasyon na kailangan natin para tayo ay maligtas, no? Sabi, kailangan naging matuwid, banal sa panahong kasalukuyan. So, paano po ba maging matuwid? So, nandyan din po nakasulat sa Biblia, no? Yung mga kapamaraanan, no? Ano yung dapat mong gawin, diba? Ano ang sabi, 'di ba? Ang tumingin sa isang babae na taglayang masamang hangad, 'di ba? Kumpleto ang aral ng Biblia, eh. So huwag ka pa lang tumingin na may masamang hangad para siyempre dapat maging matuwid ka, no?
matuwid ka sa pananalita, sa gawa at sa lahat ng aspeto. So yun po ay nakasulat po sa Biblia, lahat yun, no? No. So pagka dito po sa ating paksa, talagang napatunayan po natin na yung Biblia, no, yung Biblia lamang natin ngayon ay sapat po na batayan sa pagtuturo ng patungkol sa kaligtasan. Sige, salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagpapahayag ng ating affirmative, Brother Samuel Tahuda ng MCGU. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative, Brother Boy Letra ng Catholic. 7 minuto, bro. Your time start now. Unang tanong dito sa Isaiah 34:16, may sinabi dito ang sapat, salitang sapat dito. Letra for letra, yes or no? Diwa po. Nasa diwa. No? Objection muna. Time stop. Objection natin, negative. Ano yan? Ang tinatanong ko, narinig mo naman, Mr. Moderator, hindi ko tinatanong yung diwa, ba't gumagawa siya ng sarili niyang question? Ang question ko, letra for letra, meron ba dito salitang sapat sa Isaiah 34:16? Letra for letra, meron ba o wala? Okay. Okay. Ang objection dito, yung sa meron or wala ng pagpipilian. Oo, tapos letra for letra. Huwag niyong baguhin yung tanong ko. Okay na bro. Samuel, meron kang counter objection or ready ka nang mamili? May counter objection ako, bro. Proceed. Kasi may mga salita kasi no, na kumbaga hindi yan mismo ang sinabi pero ang katumbas nandoon, kumbaga synonym niya ba yung meaning niya. Diba? Kasi hindi naman po pwede na basa ka lang, hindi mo unawa yung binabasa mo. Okay. Bro, ito yung hatol natin. Doon lang ako muna sa pagpipilian, bro, sa meron or wala. Brother Sam, pipili ka ba, bro, or magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds? Sige, pipili ako. Sabihin ko, wala. Ito paliwanag. Wala. Proceed, bro. 20 seconds. Yung salita mismo na sapat, wala. Pero yung kanyang meaning na sapat nandoon, no? Yung sinabing ang mga ito ay hindi magkukulang, ano ang pagkaunawa mo doon? Huwag mo naman sabihin wala kang unawa na yung salitang hindi magkukulang ay sapat yun, di ba? Kaso hinanap mo litra po litra kayo sa bagay. Kung walang unawa, ganun ang hahanapin. Next question. Sunod na tanong. Ang sinabi nga kompleto, hindi magkukulang. Kamar, pamit, bro. Bro, Kamar, pamit muna. Pamit muna. Okay. Nag-feedback kasi, bro. Bumabalik yung boses namin. Yan. Sunod na tanong ko, meron dyan sinabi na kompleto at hindi magkukulang. Ang tanong ko, sinabi ba dyan na ito lamang? Meron dyan word na salitang ito lamang? Or alone or only? Meron dyan, meron wala? Letra for letra? Letra for letra wala, pero sa diwa meron. Na bakit ito sinabing diwa meron? So, ang pagbabasa kasi ng Biblia ay hindi po letra for letra lahat. No? Kasi kailangan po natin, no, yung meaning ng salita nandoon. Pagka sinabing hindi magkukulang, no, kahit isa sa mga ito. So ibig sabihin, yan lang talaga yun, di ba? Next kasi question. Kasi hindi na sinabi, isa sa mga ito at iba pa. So in-interpret mo lang yung Bible, bro. Inunawa mo lang yung Bible, kahit ito lang nakasulat ang salitang ito lamang. Eh, ang interpretation mo, may salitang ito lamang sa isip mo. So sa isip mo lang bala yun, bro, yes or no? Hindi po yan sa isip ko kasi andyan po talaga yan sa Biblia. Binasa ko na nga kanina at pinatunayan ko sa inyo na kompleto nga yung Biblia. Yan yung nakasulat dyan. So pagka kasi nandoon ka lang sa litra, mahirap yun kapatid. Dahil ang sabi ni Kristo, Matthew 24:15, unawain nang bumabasa. So utos po na unawain nang bumabasa. Kung hindi mo sinusunod yan, hindi ko na problem yan. Sunod na tanong, ang gamit nyo 66 books, sa amin 73 books. Ano yung kompleto? 66 o 73? Galing yung kompleto. Pagdating po sa kaligtasan, kompleto na po yung 66 books dahil pinatunayan ko na nga kanina na yung mga turo na kailangan para maligtas ka, nakasulat na yung mga turo ni Kapahamak mo, nasulat na kaya hindi mo na kailangan ng iba pang aklat kung kaligtasan ang pinag-uusapan. Kompleto na po yung Biblia. Ano ang ibig, di ba ang ibig sabihin ng 6 sa Bible, kulang yan pag sinabing 6? Eh 66 yan eh, double kulang pa yan. 6 yan eh. Ano ba yung ibig sabihin ng 6 sa Bible? Kulang o kompleto? Wala pong binanggit no na yung number 6 ang kahulugan ay kulang. So gumagawa ka lang ng sarili mong interpretasyon doon sa nabasa mo, which is maling interpretasyon naman. So wala naman pong ano yung
Diyos dyan patungkol sa number na yan, kundi yung number na yan ginagamit sa kalaban, no, yung tatlong six, hindi yung isa lang. So pero wala pong kinalaman yan. No? Aware ka sa numerical symbolic ng mga Hudyo about sa mga numero? Sumulat ng ano ng Old Testament? Aware ka ba? Yung symbolic ng mga numero, aware ka? Okay. So hindi ko na po kailangan alamin yung mga sariling interpretation. Jason mo na, Mr. Moderator. Hindi ko tinatanong kung hindi niya kailangan alamin. Ang tinatanong ko kung aware siya. Okay, sa mga numerical symbolic diyan sa Bible pagdating sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Okay, okay. Aware so, pa siya. Okay, yes okay. Or no? Okay, so I think ang objection mo ba patungkol doon sa kategorical na yes or no, no? Brother Sam, yes, meron ka bang counter objection or ready ka nang mamili ng yes or no? Siguro mag-counter objection muna ako. Sige. Oh, kasi wala yan sa inilatag ko, yung tinatanong niya. Okay. So, wait lang bro, Jan Paolo ha. So, bro Sam, ginagamit mo yung karapatan mo na doon mo na siya magtanong sa inilatag mo? Oo, kasi napunta na okay. Siya sa Hudyo eh, mga ano ng Hudyo eh, wala sa Biblia yan. So, next question, automatic next question. Sunod na tanong, dito sa Kawikaan 36, sabi, huwag mong dagdagan ng aking mga salita. Di ba dinagdagan mo yung Isaiah 34:16? Wala naman nakasulat na salitang ano dyan, only. Sabi mo, meron sa diwa. Ikaw pala nagdagdag, yes or no? No po. Ang ginawa ko po, no, ay inunawa, hindi po nang dagdag. Dahil ang utos po, Mateo 24:15, unawain ng bumabasa. So sinusunod ko kung ano yung iniutos ng Biblia. Hindi po yan pang dadagdag. Next question. Next question. Kaninong salita yung ito lamang? Sa bibig mo o sa Biblia? Ah, nasa Biblia din po yan, no? Ang sabi kasi dito na... Dito sa Isaiah 34:16, ha? Sige. Okay na, bro. Opposite na. Ito sasagot. Okay. Yan po kasing salitang hindi... isa sa mga ito ay hindi magkukulang. So, ang kahulugan po na yan lamang yun, no? Maliban na lang kung hindi mo kagamitan ng unawa. Pero sa Biblia kasi ang utos unawain ang bumabasa, eh. Kapag may unawa, kaalam mo na agad, pag sinabing isa sa mga ito hindi magkukulang, eh, yan lamang. Kompleto na yan. Next question. Next question. Sa ang dictionary, yung salitang, sapat na, kompleto, saan sa dictionary yun na katumbas na alun? Yung salitang sapat, katumbas, salitang alun? Sa ang dictionary yan, bro? Babasahin natin. Dictionary yung iniingi ko, Mr. Moderator. Okay. Yung salitang... Yan. Okay. Ang kinukuha kasi natin, no, yung meaning doon sa sentence as buo, hindi per word, no? Kasi merong mga word na nag-iibang meaning depende kung paano paggamit sa sentence. So kung marunong ka ng grammar, dapat alam mo. Objection mo na, Mr. Moderator. Ang objection ko, Mr. Moderator, no, sabi niya hindi pa daw marunong sa grammar. Ang objection, Mr. Moderator, saan nating mabasang dictionary na yung salitang sapat at only magkasing kahulugan dictionary? Okay, kabasahin natin. Okay, so ginagamit na yung Brother Boy Letra yung rule natin na kung ano yun daw yung tanong, yun ang sasagutin. Ang tinatanong niya yung parang title ng dictionary or yung yung ano. Okay na bro. Okay na bro. Brother Sam, meron ka bang counter objection or ready ka nang magsagot bro? Meron akong counter objection kasi bro? kasi ang ipinapaliwanag ko is by sentence, no, kung paano ginamit sa sentence, hindi siya by word, no? Kasi may mga salita talaga na iba yung meaning pagkasing isang word lang siya kumpara sa ginamit na siya okay. Sa isang sentence mismo. Dapat alam mo yan. Okay, okay. So ganito, decision natin mga kapatid. Ngayon kasi naghahanap si Brother Boy Letra ng anong dictionary ba. He is expecting na title. However, si Sam naman ito na sumasagot bro Boy Letra. Ang 20 segundo yung gagamitin ni Brother Sam. Hintayin mo na lang na meron siyang mababanggit kung anong dictionary ba man yan. Tapos mag-object ka na lang kung ano. Bro Sam, reset ko ulit yung 20 segundo bro. Saan daw sa dictionary bro? Proceed bro. Search mo sa Google yung salitang isa sa mga ito hindi magkukulang. Ang kahulugan po niyan, sapat na po yan at hindi na kailangan ng iba pa. So yung buong sentence no, hindi yung isang word lang ang ano. Hanapin mo kundi yung isang buong sentence po doon mo makikita yung sinasabi ko. Yung salitang only, objection mo na Mr. Moderator, objection, yung salitang only. Okay. Katumbas ng salitang sapat.
hindi sinabi yung salitang alone, mag-isa, or ito lamang, katumbas sa salitang sapat. Saan yun? Dictionary? Ano yun? Sermon Director. Hindi naman niya nabanggit sa 20 seconds eh. Okay, sabi okay, niya okay. lang kung wala, tapos move on na. Okay, okay, okay. So, objection dito, bro Sam, naghahanap talaga siya ng title ng dictionary, bro. Meron ka bang counter-objection dun, bro? Or bago ako hatol? Sagot ko kasi sa Google eh. Napaka... Okay, okay, okay. Nandiyan na lahat sa Google yan eh. Okay, so tinatanggap ko yan, bro. Yung sa Google, bro. Sige, sige, sige. Sige, ibang sitas mo. Dito sa unang Korinto, 15:1 hanggang 2, meron ba ditong letra po letra na ang banal na kasulatan ay sapat na sa pagtuturo ng kaligtasan, letra po letra? Meron o wala? O interpretation na naman? Meron wala? Bahagi po yan, bro. No, bahagi siya doon. Meron ba? Wala. Ano ba ito, Mr. Moderator? Time stop po na. Bro, boy, letra. Mag-object ka muna, bro, ha, bago ka magsalita, bro. Para hindi ko isipin na nag-interrupt ka, ha, habang sumasagot si Sam. So, bro, objection mo na, bro. Anong objection mo, bro, boy, letra? Ayun nga, meron ang tanong ko, narinig mo naman eh, categorical yan eh, tagal-tagal na. Meron ba o wala na letra po letra ng kasulat yan, ang banal na kasulatan ay sapat na sa pagtuturo ng kaligtasan, kahit mga konting salita man lang, letra po letra? Okay, okay. Meron ba o wala? Okay, so again, ito dito pa din sa meron or wala, Sam. Ready ka na bang mamili, bro, or magka-counter object ka muna? Magka-counter object siguro ako, no? Sige. Okay. Kasi yun nga, bilang Biblia, hindi lang yan isang sitas. Ibig sabihin, yung mga ginamit ko, yun ay bahagi doon sa aking pagpapatunay. Okay, okay. Ito, magde-decide muna ako. Nandyan talaga sa ating rule dyan, rule number 2. Kung meron pagpipilian, eh dapat sumagot muna. So, Brother Sam, pipili ka ba, bro, or magpapaliwanag ka kagad? Sige, pipili ako. Yun ang gusto niya eh. Sige, anong pinipili mo, bro? Meron or wala? Okay, letra po letra, wala. Okay, proceed okay. Bro, wala. Proceed. Paliwanag. Pero sa diwa po, pagka inintindi mo, sinabi, di ba, ipinangaral ng Ebanghelyo na kung sampalatayanan mo, ligtas ka. So, ibig sabihin, nandoon po yun sa diwa, no? Na nakasulat pala dyan sa mga pinapangaral ni San Pablo, yung kaligtasan na kailangan mo para, no, na kailangan mong gawin. So, ibig sabihin, pasok yan sa aking tiyan. Sunod na tanong. Dito sa ibang talata na naman, dito sa Tito 2:12, meron din nakasulat dito letra for letra na sasabihin na ang banal na kasulatan ay sapat na sa pagtuturo ng kaligtasan. Meron o wala na naman? Letra for letra wala, pero diwa meron. Diba? Kasi ang sinabi dyan, no, ang biyaya na may dalang kaligtasan, nagtuturo kung ano yung gawin para ka maligtas. So kung meron kang unawa, hindi ka na magtatanong ng ganyan letra po letra. Itanong kasi yan ang walang unawa, di ba? Sa atandaan mo... Time. 7 minutes time. 7 minutes na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang pagtatanong. Unang pagtatanong pa lang yun ha. So mga kapatid, by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na sapat na ang Biblia lamang sa pagtuturo ng kaligtasan. Ang ating affirmative mga kapatid, yung tinatanong kanina at negative naman, yung magpapahayag ngayon mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live at medyo madami-dami din yung gustong magpuyat ngayon mga kapatid. Ayan, shoutout sa inyo dyan. At dito sa ating nasa live, basa muna tayo ng iilang comment. Ayan, shoutout kay Liluch Lavena. Sabi niya, salita hindi na kami kailangan turuan pa. Shoutout din kay Zach Jacob, yung sapat, ibig sabihin wala nang kailangan. Richard Barredo, sinasagot ni Samuel ang tanong kahit di naman ayon sa inilatag niya ang tinatanong ni Boy Letra. At sabi ni Zach, out of topic Samuel, sabihin mo kasi wala kang latag dyan. Shoutout din kay Sister N, sabi niya gusto pala idagdag sa kaligtasan yung book na si Abel at ang Dragon. Shoutout din kay Brocal Jr., Norma Lemharej, shoutout sa iyo bro. June Dimar Kabiguin, Sola Scriptura is a heresy. Shoutout din kay Maricel Shylax. Ay, sis Maricel ng JW ha. Sabi daw ni Jesus may mga bagay na hindi isinulat ng Biblia.
Shoutout din kay Sister Malo Nicolas ng Indefense. Shoutout sa inyo dyan ha, mga taga Indefense. At kay Pastor Valeriano, pastor ng End Time Church. Sama ko ng 20 pesos kay Samuel Tahuda, Iglesia ng Climate Change. Ba't pa tinawag niyang climate change to? Eh. At then, ay Albert Hinkel, ng Born Again. Shoutout sa iyo, Victory Church, Iglesia ng Manalo. Shoutout sa iyo, bro. Norma Limharej, Maricel Shailak, hello daw. Sabi ni Albert, founder ng sindikato. At sabi ni T. Judge Anibar, Colorum di pa naka-register MCGU sa SEC. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito mga kapatid at dako tayo sa negative stand. Alright. Brother Boy Letra ng Catholic bilang negative, 10 minutes. Your time start now, bro. So ready nyo na po yung inyong mga papel at magpapakulan tayo ng talata ngayon, letra po letra. At hindi po tayo dito pwede pa diwa-diwa dahil yan po ay fallacy appealing to authority. At saka meron pa siya nalalabag na equivocation, no? Ginagamit niya yung mga salita dyan sa Biblia pa mismo at bibigyan niya ng mga ibang kahulugan. No, ngayon, ito yung letra po letra. O, simulan muna natin sa talata niya kasi negative tayo. Dito sa Isaiah 34, talatang 16, wala naman dito sinabi na ito lamang ay sapat na. Ang sinabi lang doon na ang Biblia ay kompleto at hindi magkukulang. So, anong kompleto? 66 o 73 books? Pag sinabi pong 7, ayon sa, po sa mga tradisyon ng mga Hudyo, yung numerong 7, kompleto. At ang 3, unity. Unity ang ibig sabihin ng 3. So, itong 73 books, kompleto at nagkakaisa. At ang 66 books po na binawasan ni Martin Luther, sinusugan pa ng lahat ng Protestante, eh yan po ay pagbabawas po ng salita ng Diyos. Kaya kinulangan na po yung salita ng Diyos, no? Half-truth is a whole lie. At pag sinabi pong 6, kulang po talaga yan. At ang huli pong numero ng verse na lumabas dyan, nung kinulangan nila, 6 pa. So tatlong 6, 666 sa demonyo po. Yan po yung Abaddon na Apollyon. At nagre-reflect din po dyan yung mga kinasihan ng Diablo, kagaya ng mga nagiging founder ng mga Protestant Church. At ganoon na rin po si Emperor Nero na manifestation, nag-manifest si Satan. So yan po ay pagbabawas ng salita ng Diyos. So sa kanila po tatama yung letra po letra sa Proverbs 30 verse 6 na huwag mong bawasan ang aking mga salita o huwag mong dagdagan. Eh wala naman nakasulat din yan na salitang sapat na, sinaksak nyo yung salitang ito lamang. Walang sinabing salitang ito lamang, kasi sinabi diyan kompleto. Eh kompleto naman yung aklat namin ah. Pero ayon sa kay Prophet Isaiah, letra po letra, sa Isaiah 59 talatang 21, letra po letra, babasahin ko ah. Hindi naman kasi magkabangga yung ano, kompleto yung scriptures, pero hindi naman sinabi doon na wala ng oral tradition, ikalawang Tesalonica 2.15. O nga, dito rin tayo sa aklat ni Prophet Isaiah, letra po letra, kung tutol ba sila sa oral tradition. O, letra po letra to, hindi to unawa-unawa, ah. Babasahin natin to. O, Isaiah 59, talatang 21. At tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila, sabi ng Panginoon. Ang aking espiritu, ayan yung mga keyword ah, ang aking espiritu na nasa iyo at ang aking mga salita na ilalagay ko sa iyong bibig ay hindi hihiwalay sa iyong bibig o sa bibig man ng iyong lahi o sa bibig man ng iyong angkan mula ngayon at magpakailanman, sabi ng Panginoon. Yung Panginoon yung nagsabi niyan. O kailan ba, ano ba nangyari nung nilagay ng Diyos yung pinadala ni Jesus Christ yung kanyang banal na espiritu? Anong sabi ni Jesus Christ? Mateo, Juan, 16:12. O ito yan eh. Letra po letra tayo dito. Tatamaan talaga lahat ng Protestante dito. Naku po, tulungan nyo to si Samuel, no? Yari kayo dito. Marami pa akong mga bagay na sasabihin sa inyo. Salita ni Kristo to ha. Marami pa akong mga bagay na sasabihin sa inyo. Ngunit hindi pa ninyo kayang dalhin sa ngayon. Kasi nga may kinalaman sa kaligtasan to eh. Hindi pa nila to maintindihan eh. Anong sabi dito? Subalit kapag dumating na ang Espiritu. O yun nga yung Isaiah 59:21. Pag dumating na yung kanyang espiritu at nakipagtipa na siya, letra po letra, ilalagay niya yung kanyang mga salita sa bibig ng tao, sa bibig ng inyong lahi, sa bibig ng inyong angkan. Mula ngayon magpakailanman, tuloy-tuloy, walang katapusan, hanggang second coming yan. Letra po letra. O dito ang letra po letra,
Marami pa akong mga bagay na sasabihin sa inyo. Subalit hindi niyo pa ito kayang dalhin sa ngayon. Kaya sinugo niya yung banal na Espiritu Santo. At yung kaloob ng banal na Espiritu Santo ay kaligtasan letra po letra. Ikalawa nga, agawa, talata nga 2, versikulo 38-39. Nang kaloob ng Espiritu Santo ay kapangako ng kaligtasan. O ngayon, ito na naman. Ito, haklat pa rin tayo ni Juan. Dito sa huling pagbati ni Juan, oh, makinig kayo mabuti. Gospel to, ha? Ito ang gospel ni Juan. At ang gospel, Roma 1:16, ay isang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas maging sa mga Grego o Hebreo. Kaligtasan talaga to. O, makinig kayo. Ito yung huling pagbati ni Apostol Juan na isang Katoliko ni Saint John the Beloved, letra po letra. Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito at ang sumulat ng mga ito o scriptures, patungkol sa scriptures. Ito yung sulat ni Juan. Subject niya yung mismong sulat niya. At nalalaman namin na ang kanyang patotoo ay tunay. Subalit, may sulit ang subalit, marami pa ring mga ibang bagay na ginawa si Jesus. Na kung susulatin isa-isa, sa palagay ko'y kahit ang sanglibutan ay hindi magkakasya. O, kabaliktaran to ng not alone or only. Hindi magkakasya or sa salitang sasapat, hindi magkakasya kahit ang sanlibutan mismo ay hindi magkakasya ang mga aklat na isusulat, scripture. Kasi gawa ni Kristo, so kung isinulat yun, duduktungan niya to. Kunyari, kukumplituhin niya, magiging Bible alone tayo dito. Hindi matatapos si Apostol si Saint John kakasulat. Puro sulat na lang mangyayari dito. Eh ano sabi ba? Kaya nga marami pa siyang mga bagay na marami pa sana akong mga bagay na dapat mong sabihin sa inyo, ngunit hindi nyo pa ito kayang dalhin sa ngayon. Kaya siya nagpadala ng Espiritu Santo, ang hula niya dito sa katuparan ng hula, nung binigay niya yung kanyang Espiritu Santo at nakipagtipan siya. Isaiah 59:21, at ang aking mga salita na ilalagay ko sa inyong bibig, hindi sinabing ilalagay sa papel, hindi hihiwalay sa inyong bibig, at sa bibig man ng inyong lahi, sa bibig eh, o sa bibig man ng inyong angkan, mula ngayon magpakailanman, letra po letra. O ngayon, baka sabihin naman ni Samuel Tahuda, sinulat niya sa ibang sulat ni Juan. O, marami pa kasing sulat si Juan eh. O, punta natin yung ibang sulat ni Juan. Tutol kasi talaga si Saint John dyan, sa Biblia lamang, walang ganyan eh. Sa doktrina ni Satanas yan, actually, kaya kong patunayan yan, doktrina ni Satanas yan. Dito sa ikalawang sulat ni Juan, ito na naman yung huling pagbati, letra po letra, pagwakas na pagbati. Kahit marami akong mga bagay na isusulat. Isusulat ha, bagay isusulat. Ibig sabihin, scripture, kaligtasan to, scripture eh. Sa inyo, minabuti kong huwag nang gumamit ng papel at tinta kung di inasahan kong pumarihan sa inyo at makipag-usap ng harapan upang malubos ang aking kagalakan. Ang mga anak ng inyong hinirang na kapatid na babae ay bumabati sa inyo. O di marami pa siyang bagay na isusulat kasi hindi niya sisulat sa pamamagitan ng tinta at paplin na ayos niya makipag-usap. So yung pakikipag-usap niya, batay sa letra po letra, katumbas yun ng sulat niya. Kasi yung daw siya magsulat, ayaw na niya isulat, gusto na niyang ipangkausap, pero marami pa. Bukod yung sinulat niya, marami pa siyang bagay na isusulat. O ito yung ikatlong sulat niya, o ganun din eh. Marami pa akong isusulat sa inyo, ngunit hindi ko na ibig isulat sa inyo. Sa pamamagitan ng tinta at panulat, inaasahan ko makita ka kaagad at tayo mag-usap ng harapan. Ang kapayapaan na way sumainyo, pinabati ka ng mga kaibigan mo, batiin mo mga kaibigan mo sa kanilang pangalan. Ending. Eh marami pa siyang bagay na isusulat, hindi na niya sinulat. Kailangan mo na lang kinalaman sa kaligtasan yung mga sulat niya dito. Puro ito may kinalaman sa kaligtasan, kahit ito sa Book of Revelation, meron doon hindi ipinasulat. Letra po letra yan, letra po letra. O, di ba? O, yan ang ganyan mag-stand. Ngayon, yung mga hindi isinulat, na tinuro ng gamit lang ang kanyang paikipag-usap, pinag-aano yun, na pinaninindigan yun, ayon sa ikalawang Tesalonica 2:15, letra po letra, na inyong
manindigan kayo at magtibay sa mga aral na itinuro namin, maging sa salita o sa sulat. O, di ba ganun yun? Iyon ang nakasulat dito. Wala sinabi dito, ito lamang. Ngayon, yung Bible alone, yan ang nagdadagdag at nagbabawas ng salita ng Diyos. Kasi yung salitang Bible alone, hindi naman yung salita ng Diyos. Sinaksak lang yan sa Biblia kahit wala interpretation. So, nalabag na yung unang Korinto 4:6 na 4:6 na huwag kayong magsigit sa mga bagay na nangasusulat. O nalabag na rin yung Proverbs 30:6. Ang dami nyo nalabag. So yung aklat namin, Isaiah 34:16, kompleto yun. Binawasan nyo lang. So sa amin yan papabor, Isaiah 34:16, at hindi naman sinabi dyan na porket kompleto yung aklat ng Panginoon, eh ito na lamang ang dapat batayan ng ano sa pagtuturo ng kaligtasan. Walang sinabi dyan. O yan, sakyan ko Bible yan. O sinabi ba dyan na ito lamang? Sinabi lang naman dyan na kompleto eh. O, hindi na kailangan ng ibang scripture. Kunyari, yung Quran, hindi na niya kailangan yun kasi yung stand ng Quran, yun ang nagko-correct sa Bible. Kunyari, Mormons, hindi na yun yung kailangan. Pero it doesn't ng oral. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative Brother Boy Letra ng Catholic. At syempre, dako tayo sa 7 minutong unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, your time start now, bro. Paki-unmute, bro. Sorry, nakamute pa pala ako. Nakalimutan ko, excited ako. Okay na, bro. Paki-resume na yung time. Proceed, bro. Okay. Ang itatanong ko, itong ginamit mo rin sa 34:16 ano ba yung nakasulat dyan? Hindi sapat o hindi nagkukulang? Ano nakasulat? Walang sinabi dyan na hindi sapat. Sinabi dyan, hindi magkukulang kompleto at hindi magkukulang. Ibig sabihin nun, yung aklat namin kompleto, binawasan nyo. Pero hindi sinabi dyan na yung kompletong aklat, ito lamang ang dapat, gamitin sa pag... Hindi masyadong naklaro yung boses mo, bro, ha? Yeah, sandali lang muna, check ko lang yung setting ng ano ko ha. Kasi nag-auto-adjust kasi itong ano eh, volume ng mic eh. Iwan ko ba ito sa Windows, hindi siya maano. Okay na, malakas na. Kasi katulad ng style na kanina, meron tayong choices. So dapat una niyang mabanggit yung nasa choices natin. Yan yung gusto niya eh, dapat gawin niya. Ang itinatanong ko, ano ba ang nakasulat sa Isaiah 34:16? Hindi sapat o hindi magkukulang? Hindi sapat o hindi magkukulang. Brother John Paulo, meron ka bang counter-objection o ready ka nang mamili? Wala naman sinabing hindi sapat din dito. Ang sinabi lang dito ay ang aklat ng Panginoon na hindi magkukulang. Okay. So ito, magde-decide muna ako sama. So, ano ba yung... Bro, ang tanong niya bro, nagtatanong siya bro. Kung ano daw yung mababasa dyan, bro, hindi sapat or hindi magkukulang? Mamimili ka ba, hindi bro? Hindi magkukulang. Hindi magkukulang, ayan. Hindi magkukulang, walang mga ngailangan na kasama na ngayon. Hindi naman yan magkabaliktad, yung dalawang choices. Hindi naman kami tutol na sinabi ba namin na kulang aklat namin? Kayo yung kulang. Pero hindi sinabi doon na ito lamang. Walang sinabing ito lamang kasi yun yung dapat patunayan mo. Itong aklat na kumpleto, ito lamang, sapat na. Yung aklat na kompleto, hindi sinabi dito na mga hindi na kailangan ng oral. Okay, next question. Okay. Sinabi doon sa Proverbs 36, ginamit mo rin na sabi huwag magdagdag. Ang tanong ko lamang bro, kapag ba sinabing huwag magdagdag, nangangahulugan ba ito na may kulang or nangangahulugan ito na sapat na? Wala sinabi dyan na walang kulang at sapat na. Ang sinabi dyan, huwag mong dagdagan yung aking mga salita. Kunyari, dito, wala naman nakasulat na alone dito, dinagdagan mo, nagkamali ka na. Ngayon sa amin, meron sa amin inilalagay salita ng Diyos sa bibig namin. Hindi naman yung dinadagdagan. Kung ano yung inireveal ng Diyos sa amin, Isaiah 59:21, letra po letra, di mo na kayang tutulan yan. Hindi naman yung dadagdagan yung oral tradition namin. Okay, next question. Okay, ginamit mo yung Isaiah 59:21 na ang sabi, pagkadarating yung ano ay ilalagay sa bibig. Ang tanong ko sa iyo ngayon, yun bang salitang inilagay sa bibig? Hindi ipinasulat or ipinasulat din sa kanila? Walang sinabi doon na ipinasulat. Huwag mong dagdagan yung salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang aking mga salita na ilalagay ko sa inyong bibig,
at sa bibig ng inyong, hindi hihiwalay sa inyong bibig at sa bibig ng inyong lahi at sa bibig ng inyong angkan mula ngayon, magpakailanman, tuloy-tuloy. O edi meron pa sa future, magpakailanman. O siyempre, pag nilagay sa bibig namin yung salita ng Diyos, hindi namin yung dadagdagan. O kung ano lang inireveal sa amin, edi yun lang, wag namin dagdagan. Written o oral, bawal dagdagan. Kayo dinagdagan nyo. Okay. Next question ko, yung ginamit mo yung John 21:25, no? Maraming mga bagay na ginawa si Jesus na hindi na isulat. Ang tanong ko lamang, bro, yun bang sa John 21:25, sinabi ba na yun ay mga aral na ikaliligtas o mga bagay lang na ginawa? Yes or no? Ano pala yung choices? Kung yun ba ay mga aral na ikaliligtas or mga bagay na ginawa? Ikaliligtas yun kasi gospel yun. Karuktong yun ng gospel. Karuktong yun ng aklat. Ending na yun eh. Sinabi niya, ending. Marami pa sana akong isusulat. Ngunit kung isusulat ko isa-isa, scripture, ay ultimong sanlibutan, hindi magkakasya. So yung gospel, yun ay ikaliligtas maging mga Grego o Hebreo o Grego o Hebreo. Roma 1:16. Okay. May nakasulat pa ba sa John 21:25 na hindi isinulat ang mga bagay na ikaliligtas? May nakasulat o wala? Objection mo na, Mr. Moderator. Ano yung sinabi niya? Hindi ko, ano, isinulat ang mga bagay na hindi ikaliligtas. Ulit na lang, bro. Naka-time stop naman. Ulitin ko yung tanong na para maintindihan niya. So, ang tanong kasi, may nakasulat ba sa John 21:25 na hindi na isulat ang mga bagay na ikaliligtas? So, may nakasulat ba na ganun o wala? Hindi na nilagay yung ikaliligtas kasi karuktong yun ng gospel niya. Sabi dito, o pagtatapos, subalit marami pa rin yung mga ibang bagay. O ito yung buong gospel, ito yung may kinalaman sa kaligtasan, buong aklat ni Juan. Yung buong aklat ni Juan, walang ending. Hindi niya nilagyan ng ending. Meron siya sinabi, subalit marami pa rin ibang mga bagay na ginawa si Jesus. Katumbas ng mga bagay na ginawa na isinulat next niya. Next question. May kinilaman sa kaligtasan lahat ang yun. Next question. Okay, next question. Okay. Time stop na. Time stop na, bro. Ipamute muna natin si Jim Wen. Ayan, proceed, bro. Okay. Sabi mo, walang binanggit na yun ay sa ikaliligtas. So, tanggap mo ba ngayon na yung mga hindi na isulat ay mga bagay lang na ginawa? Hindi yun patungkol sa mga aral na ikaliligtas. Yes or no? Patungkol nyo sa mga aral na ikaliligtas kasi dapat niya nga isulat. Di kaso hindi nga magkakasya. Eh, gospel to. Gospel to. Nasa last verse. Roma 1:16. Ang ebanghelyo, ang siyang ikaliligtas maging mga Hebreo, Grego. Huwag mong sabihin walang kinalaman sa kaligtasan yung Juan 20:25. Magagalit sa'yo si ano? Indian Jabilabid, bro. Sinulat niya yan para pagkunan ng kaligtasan, bro. Buong Biblia. May kinalaman sa kaligtasan niya, bro. Next question. Okay. Next, okay. Next question ko, no. Yun bang sinabi, no, ni San Pablo, no, na yung mga inaaral nila doon sa salita, doon sa ikalawang Tesalonica 2:15, yun bang mga sinabi niyang salita, hindi rin ba niya isinulat yun sa ibang mga kasulatan niya or isinulat niya rin? Hindi niya sinulat. Wala siyang sinabi ng lahat ng itinuro ko, isinulat ko. Walang ganyan na sinabi niya, kayo'y manindigan sa mga aral na aking maging sa salita o sa sulat. E si Jan nga, oh, marami pa siya dapat isusulat, katumbas ng sulat niya, ikalawang Juan 1:12, ikatlong Juan 1:13, ngunit hindi siya gumamit ng tinta at panulat. Pero ginamitan niya tinta at panulat, scripture yun. Okay, next question. Okay. So ginamit mo yung 3 Jan 1:13 no, na hindi siya gumamit ng tinta doon sa mga panulat. Ang tanong ko lang, no, si Juan lang ba ang tanging apostol na nagsulat sa Biblia o meron pang iba? Meron pang iba, pero walang sinabi diyan, letra for letra, kahit sino mga apostol, huwag mong dagdagan na lahat ng itinuro namin, isinulat namin. Walang ganyan na lahat ng isinulat namin, itinuro namin na ito lamang, yung salitang ito lamang, Bible alone, walang ganyan. Haka-haka lang yan, bro. Okay, next question. Okay. Pagka si Pablo ang tatanungin, no, anong mga bagay ang dapat nating sampalatayanan ayon sa unang Korinto 4:6? Yung nakasulat or yung hindi nakasulat? Dalawa, maging sa salita o sa sulat namin, hindi lang kay Paul namin. So lahat yun, buong council yun.
unang Timoteo 3:15, ang iglesia ng Diyos, ang bahay ng Diyos, ang haligi, asuhay ng katotohanan, at doon natin malalaman ang dapat ugaliin, yun yung mabubuting gawa na ikaliligtas, letra po letra, Roma 16. Daming talata, surrender na bro. Okay mga kapatid, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. At before natin simulan ang ating rebuttal stage, shoutout muna kay dito sa ating mga napupuyat mga kapatid. Meron tayong halos 20 live viewers at syempre dito din sa ating live participant, meron tayong 14 dito. Shoutout kay Zach Jacob, sabi niya paano mo nasabi, Boy Letra, na makakapagligtas yung hindi na isulat. Alam mo ba na makapagliligtas ang... Alam mo ba na makakapagligtas ang hindi na isulat or conclusion mo lang yan? Shoutout din kay T. George Anebar. Sino ang founder ni Samuel ng MCGU? Maliwanag na maliwanag yung mga sagot ni Boy Letra. Congrats. Shoutout din kay Liloch Lavena. John 14 verse 26 daw. Jimwell, nakaantabay po, Idol Rush. Aaron Bonifacio, oral means hindi isinulat. Iba yung written to Thessalonica at ito, 2 verse 15. Maricel Shylock, sabi niya, sino ang nagsulat sa mga oral tradition para ito din ang batayan sa kaligtasan? At sabi ni Aaron, ayon sa Biblia mismo, may tatlong rule of faith at hindi lang Biblia. Shout out din kay Federico Pinko. Pa-shout out po. Ayan, shout out sa iyo bro. At sabi ni Maricel, kung kumpleto ang 73 books, tapat na ba ito sa kaligtasan? At June Demar, sabi niya, even St. Paul did not subscribe to the idea of scripture alone. Kindly read 2 Timothy 3:8 as example. Tapos, okay. So, Sister N, sabi niya, salita ng Diyos pala yung Tobit, Makabeo at Abel at ang dragon. Dragon sa OT na Bible nyo. Hehehe. At Nilita Tenorio, sapat na talaga ang Biblia dahil sa Biblia na isulat ang salita ni Kristo at di sa anumang papel. At ang salita ni Kristo ay sapat na para maligtas ang tao. So dako tayo mga kapatid sa ating 10 minutes na rebuttal. Mauna dito si Samuel. Your time start now bro. Okay, maraming salamat Brother Rashan. So dito talagang nakikita natin na talagang hindi naiintindihan ng kalaban natin yung kanyang mga binabasa, no? Pagka po sinabi ni San Pablo na huwag humigit sa mga bagay na nasusulat, no? Yun lang dapat matutunan mo. Ano ang ibig sabihin nun? Diba? Sabi ni Pablo, upang mga tuto kayo, unang Corinto 4:6, baka mapwede mo pa sa screen, no? Na huwag humigit sa mga bagay na nasusulat. So yun pa lang dapat matutunan ng isang lingkod ni Kristo para siya ay maligtas, ay sabi, huwag humigit sa mga bagay na nasusulat. So kaya paano mo nasabing kulang yung nasulat dyan kung yun na nga yung gustong ni San Pablo na malaman natin yung mga bagay na nasusulat, no? Ito kasi, hindi kasi niya, kumbaga, yan ang problema, no? Pagka nakabasa lang ng isang sitas tapos wala na, di ba? Hindi talaga binasa ng buo. Halimbawa na lamang yung binabanggit nilang 2:15. Meron kasi daw mga aral na ipinangaral nila maging sa salita, no? Abatika, nakabasa ng salita. Ang pag-iisip naman niya ay hindi na talaga naisulat ni San Pablo. Bakit kapatid, ikalawang Tesalonika lang ba ang sulat ni San Pablo para masabi mo na yung ibang mga aral na kailangan para sa kaligtasan ay hindi niya naisulat dahil na salita lamang niya? Paano kung mabasa ko sa iyo na yung mga bagay na sinasabi niyang pinangaral niya sa salita ay isinulat niya rin. No? Ito, tandaan mo yung sitas, no? Para matuto ka, no, sa gabing ito. Ikalawang Tesalonika 3:14, tandaan mo sitas by letra, no? Sabi dito, at kung ang sinumay hindi tumalima sa aming salita. Ayun na, yung binabanggit na salita, no? Sa pamamagitan ng sulat na ito. Inyong tandaan ng taong yaon na pang huwag kayong makisama sa kanya ng siya'y mahiya. So yun po palang mga salita na San Pablo ay isinulat po nila. Napakaliwanag po ng sitas, no? Yung mga ipinangaral niya sa actual, sa physical, isinulat nila yun. Kaya nga ang sabi niya matuto ng huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat, di ba?
At napagpatunay na talagang nakasulat nga, no, ginamit niya yung Isaiah 59:21 na ilalagay daw sa bibig. Ito na, hindi naman kasi tinatapos ang pagbabasa eh. Isang sitas lang, nagbibigay na agad ng konklusyon. Yung Diyos ba, ipinapasulat ba niya yung kanyang mga salita? Ito, tandaan mo sitas, ano? Boy letra, nang matuto ka naman, no, ng tamang aral. Isaiah 30, no, verse 8, ano ang ating mabasa? No, tingnan natin kung ipinapasulat ba ng Diyos yung kanyang mga salita. Isaiah 38 sabi, ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Napakaliwanag naman po pala. Yun palang mga salita ng Diyos na nilalagay sa bibig ng mga propeta ay inutusan sila na, no? Ano ang sabi? Isaiah 38, ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa iyong tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat. Paano ngayon yan? Tututulan pa ba natin yan? Sasabihin pa ba natin na mayroong mga salita ang Diyos na hindi naisulat? Kung ang Diyos na mismo ang nag-utos, no? Naisulat? Para saan daw? Upang manatili sa panahong darating. Yun naman pala ang purpose eh. Diba? Kasi yung mga propeta, siyempre mamamatay naman yan. So paano yung salita ng Diyos? Kasama nilang mamamatay? Hindi papayag ang Diyos nun, no? Ang Diyos ay nag-iingat sa kanyang mga salita. Eh, mananatili talaga yan hanggang sa katapusan, no? Ano ang sabi dito sa awit 2:6, no? Ano ang sinasabi? Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa sa makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, no? Awit 2:7. O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. So yung Diyos pala, pinaiingatan niya yung salita niya. So yung salitang ibinigay niya kay Isaiah, no? E pinapasulat niya yun. Binasa mo, Isaiah 59:21. O diba, nabasa rin natin sa Isaiah 30 verse 8 na yung mga salita ng Diyos ipapasulat, ititik sa aklat para manatili, no? Para makarating sa iyo. Kaya nga may nabasa ka ngayon eh. Kasi naisulat, tapos pinagpipilitan mo pang hindi naisulat. O, diba? So, ano ba ang purpose talaga bakit ipinapasulat? Diba? So, maliwanag, no, yun ay pinapasulat ng Diyos para makarating sa atin. Di po ba? So, yan na sabi sa awit, no? Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. O, awit, no? 102 verse 18. Sabi, ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Ipinapasulat ba ng Diyos? Napakawaliwanag. Tapos ipinagpipilitan mong hindi na isulat? Yun bang mga salita, no, na sinabi ni Kristo na hindi nyo pa makakaya sa ngayon pero ang Espiritu Santo ang siyang magtuturo sa inyo? Yun ang kanyang ano eh. Yun bang mga sinasabing turo ni Kristo na ang Espiritu Santo na ang mga ngaral sa mga apostol? Eh, hindi ba yun na isulat, no? Para sabihin ni John Paulo na kulang nga yung Biblia, no? Kulang yung nakalista dyan kasi meron nga daw hindi nakasulat. Eh, baka nga naman, hindi lang niya nasa liksik, no? Gaya nga ng binasa natin kanina, no? Eh, hanapin mo sa aklat ng Panginoon, sa liksikin mo. Hindi yan magkukulang. So, itong kausap natin, hindi lang nakapagsaliksik, nag-conclude na agad na kulang, no? Ano patunay natin? Na yun ngang mga aral na sinasabi ni Kristo na ang mag-aaral sa mga apostol ay ang Espiritu Santo ay nakasulat din sa Biblia. Tandaan nyo yung sitas para hindi kayo maligaw ng mga walang unawa. Ano ang sabi? Gawa 1:2. O ang sabi, hanggang sa araw na tanggapin sa sikataasan pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Oh, ulitin ko ang basa. Abisa natin sa 1-1 mismo. Gawa 1-1 hanggang 2. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, 8 pilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. No? Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kataasan, oh, nandun na siya sa itaas, nasa langit na. Pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
So ito na yung binabanggit sa John 16:12 na binasa mo kanina. Eh saliksikin mo kasi sa aklat ng Panginoon, kulang ka sa pagsaliksik eh. Nakabasa ka lang na hindi pa niya ibigay sa ngayon, hindi pa niya kaya, Espiritu ang sasaguin niya. Ang conclusion mo na agad, hindi nasulat. Ayan o, napakaliwanag. Nagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakasulat mo pala, di ba? Kaya nga ang sabi ni ano ni Lucas, ang unang kasaysayan ng ginawa ko, 8 pilo, ay tungkol sa lahat. Ano ba pag sinabing lahat? May kulang ba? Hindi ba sapat yun? Lahat, no? Sa pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Kumpleto pala eh. Hindi mo nga lang nahanap. Kasi kulang ka sa pagsaliksik. Di ba? Yan yung problema sa mga tao na hindi nakasaliksik, na gumagawa agad ng sariling konklusyon. Nakabasa ng isang sitas, nagkonklusyon na. Katulad na lamang halimbawa, yun na binasa na John 21:25. Ayan ika, kulang ika, no? Ito isipin mo, eh kung kulang pala yung nakasulat yan, paano yung kaligtasan niya? Eh di ba hindi kompleto yung kaligtasan niya kasi kulang-kulang pala yung patayan niya? So, yung sariling ano mo, yung sariling stand mo, kung susundan, ikaw yung kawawa. No, ang sinusunod mo, yung kulang-kulang, di ba? Pero sa amin, kompleto eh, no? Bakit? Ano bang sinabi sa John 21:25, no? Meron bang sinabi dyan na kulang sa aral? Aral hindi sinulat. Basahin natin yung talata, no? Sabi, at mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, no? Ay inakala ko na kahit isang libutan, hindi na magkasya ang mga aklat na susulatin. Aba, meron palang mga bagay na ginawa si Jesus, hindi na nasulat. Kasi kung lahat daw isusulat, kukulangin ang ano? Kukulangin ang sanlibutan. Di ba? Kasi halimbawa na lamang, ilan ba ang pinagaling ni Jesus? Sobrang dami ng kanyang pinagaling. Aba, kung yung lahat na yun, papangalanan mo, pipitsahan mo kung kailan niya pinagaling, kung paano niya pinagaling, no? Kung saang lugar yun, anong oras yun, eh talagang kulang yung buong sanlibutan eh. No? Kung lahat ng tao na pinagaling, ay idedetalye mo pa lahat. Di ba? So kulang talaga, no? Yung mga bagay na pagpapagaling, siyempre nagbigay na lang ng ilang halimbawa dyan pagpapatunay na meron siyang ginawa. Kasi di ba kung paulit-ulit mo na lang dyan, ginawa sa ibang ano, magkukulang talaga. Pero yung aral nandoon, hindi mo na kailangan ulit-ulitin bawat sitas na nandoon. Kasi pareho na nakasulat eh. Nagpagaling siya doon, nagpagaling din siya dito, di ba? So kung ano yung aral na kailangan ng tao para maligtas, yan yung isusulat nila. Hindi na yung mismong bagay na ginawa niya, di ba? Yung mga importante sa kaligtasan ang isinusulat. Kaya yung ibang bagay, no, na kaparelong din naman, hindi na kailangan isulat pa yon, di ba? So bakit tayo, bakit natin natin, ha? Bakit walang warning? Walang yung moderator. Isang minuto pa, bitin pa yata. Kulang pa yun. Time na, na-enjoy ako doon. So, dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Boy, letra, 7 minutes. Your time start now, bro. Sabi mo, marami kang talata. Sa lahat ng talatang binasa mo, ikpunang Tesalonica 3.14, Isaiah 38, Awit 12.7, Acts 1.2. Saan dyan sinabi, ng lahat ng itinuro namin, lahat ng itinuro namin, pati yung oral, isinulat namin saan talata, letra po letra. Ah, binasa ko na nga po bro, no? Ikalawang Tesalonica 3.14, no? Yung mga salita nila nakasulat po. Kaya nga ang warning niya, matuto na huwag magsihigit sa nakasulat. Kasi kung hindi nila isinulat, bakit nagbigay pa ng ganong warning na matuto na huwag humigit sa nakasulat? Diba? Logic na lang yun. Kung may unawa ka, gamitin mo yun. Time stop. Pero sinabi dito lahat time ng itinuro na bro, namin, time na bro. Namin. Bro, wait lang bro. Ah, bro Sam, sa'yo ba yung tumutunog bro? Yung sa cellphone ko, sa messenger ko. Mute ko lang muna yung cellphone ko. Ba? Unang Tesalonica o ikalawang Tesalonica? 3.14 ba? Okay, tanong ikalawang, bro. Proceed bro. Ikalawang Tesalonica 3.14. Ikalawang Tesalonica 3.14. Ah. Inyong tandaan ang mga hindi sumusunod sa aming mga sinabi sa sulat na ito. At huwag ninyong siyang pakisamahan ng siya'y mapahiya. Meron sinabi dito na lahat ng itinuro namin, isinulat namin. Yun yung tanong ko eh. Yun yung premise mo eh, na lahat ng yung ibang tinuro nila, isinulat din nila. May term dito na lahat ng itinuro namin, isinulat namin. Meron na dinagdag mo na naman. Meron na dinagdag. Yun yung pagpipilian mo.
Meron po bro, kung naiintindihan mo lang yung binabasa mo, kasi importante talaga yung pagkakaintindi eh. No, so ang punto natin dyan, yung binanggit mo na ipinangaral nila salita, yun pala ay pinasulat din nila. No? At kaya natitiyak natin na lahat ng kanilang mga aral na sinalita ay nakasulat dahil ang warning ni San Pablo, matuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasa sulat. So nagpapatunay lo yun na ang dapat mong maalaman na kaalaman para kamaligtas ay nakasulat na. Mas na madali ito, wala ba showdown dito? Wala. Sunod na tanong, walang showdown. Ano sa wikang Greek yung ano, lahat salitang dito? Ano sa wikang Greek? Yan, Greek. Pati yan ang categorical ko, wikang Greek. Holos. Sige, sagutin mo yan. Holos yata yun, holos. Diba, yung salitang lahat? Holos. Kaya nga, dito sa ikalawang Tesalonica 3.15, may salitang holos ba dito? Sabi mo kasi meron, hindi mo dinagdag. So sa wikang Greek, holos, meron salitang holos dito. Sa ikalawang Tesalonica 3.15, meron na dinagdag mo. Okay, meron nga kung gagamitin mo lahat ng sitas na binanggit ko. Wag, bakit kasi isang sitas lang yung nangyayari? Ito yung binigay ng talata. Objection, negative. Ang tanong ko, hindi sa ibang talata. Yung binigay niyang talata, sabi niya dito, meron daw, ikalawang Tesalonica 2.15, hulos daw. So meron okay. Ba o wala o dinagdag niya sa wikang Greek? Okay, okay. Counter-objection doon, affirmative. Sumagot ako categorically na ano, meron. Okay, no? Okay. So wala akong nilabag na role. So andito ko ngayon sa paggamit sa 20 seconds na pagpapaliwanag ko. Okay. So bro, Boy Retra, tinatanggap ko yan bro ha, yung pagsagot niya na meron bro. Yung sagot niya na meron. Either kahit para sa'yo bro ay tama or mali, i-rebat mo lang mamaya, pero yan talaga yung paliwanag niya. At since na ano siya dun bro, na interrupt siya, bibigyan kita ulit Sam ng 20 seconds sa meron. Proceed bro Sam. Yes, meron po talaga no, dahil ang warning nga ni San Pablo ay huwag maghigit sa mga bagay na nasulat. So ibig sabihin, lahat po ng mga aral na kailangan mong malaman isinulat po nila. So ang pagpapatunay po natin ay Biblia, hindi po isang sitas lamang. Kaya kapatid, gamitin mo yung unawa mo. Next question. Saan dito sa ikalawang Tesalonica 3.15 yung salitang hulos dito? Meron ba talaga bro Sam dito sa ikalawang Tesalonica 3.15 specific sa talatang binigay mo? O dinagdag mo? Wala eh. Ano yan? Meron na wala o nagsinungaling ka? Okay, meron sa mga talatang ginamit ko, napakaliwanag. Dito, no, dito lang sa talatang binigay niya. Dito lang muna tayo. Sa ibang talata, mamaya wala rin yan. Dito lang sa talatang ikalawang Tesalonica 3.15. Ito yung premise. Ito yung sagutin niya. Dito okay, sa talata okay. Na to, talata na to, meron ba dito holo, salitang holo sa Greek? Okay. Meron ba dinag... Meron kang counter-objection dun, bro? Sa objection niya? Yes, meron po akong counter-objection kasi wala nga akong nilalabag na roles. Bakit niya pinagpipilitan yung sarili niyang roles? So ganito ulit, mga kapatid. Brother Boy Letra, doon sa tanong mo talaga na pagpipilian na meron or wala bro, sumasagot naman si Sam na meron. Kahit wala, Mr. Moderator, sige, kahit wala, sige. Wait lang bro. Kasi either para sa iyo ay tama 'yon or mali, i-rebat mo na lang mamaya. At nakikita naman 'yan ng audience. At Brother Sam, ulit bro, 20 seconds sa iyong meron bro. Proceed bro, sa pagpapaliwanag. Yes, pagka sinabi ko nga po, no, sinasabi ni San Pablo na yun nga yung pinangaral nila ay isinulat nga nila. So huwag mo kasing ipagpipilitan na dapat isang sitas lang. Tandaan mo, ang debate natin ayon sa Biblia, hindi ayon sa isang sitas lamang. Gamitin natin yung pangunawa natin, kapatid. Sige, sa ibang sitas. Saang sitas? Meron salitang holos. Na lahat ng itinuro namin, isinulat namin, nilabas mo, anong sitas? Ayaw mo dito sa sitas na ito, ibang sitas pala eh. Anong sitas? Radas Timoteo 3.15. 2 Timoteo 3.15. Meron doon salitang ito lamang, sapat na, sa pagtuturo ng kaligtasan. Sinabi lang doon, di ba, ang lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos ay magagamit natin. Meron ba doon sinabing ito lamang? O yung salitang, ang lahat ng itinuro namin, isinulat namin. Ano na kasulat doon? Ito lamang o ang lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos ay magagamit natin? May salitang ito lamang doon or alone? Okay, pagka yes po, meron po na pagka ginagamitan mo ng unawa. Kasi kapag po sinabing ito yung mga lahat na, ibig sabihin, wala nang iba pa kailangan dyan. No? Diba? Kasi lalabas naman sa iyo, hindi pala lahat kung meron palang kulang. Diba?
Kaya nga sabi, matuto na huwag maghigit-sigit sa mga bagay na sulat dahil ipinasulat nga yung bagay na dapat mong matutunan. Ikaw naman talaga, John Paulo. Napaka-disciplinal niya. Yung salitang lahat, katumbas, ito lamang. Saan dictionary yan? Yung salitang sapat, ay yung salitang lahat, ibig sabihin ito lamang. Yung all, tsaka yung alone, magkaparehas ang dictionary yan, na synonymous yan. Dictionary, bigyan mo ako. Sa Google, search mo naman kasi nanamos lang po yan. Ipinagpipilitan mo kasi yung isang salita doon sa ano, doon sa mga sinalita ko na maraming salita, no. Pagka kasi sinabi ng lahat, so nangangahulugan talaga yan na kumbaga wala nang ibang kailangan, lahat na eh. Alangan ba naman lahat tapos kulang pala? Sinabi na nga hindi magkukulang tapos ipagpipilitan mo pang may kulang. Sabi sa ako, doon ako sa nakasulat. Anong site sa Google? Anong site sa Google? Sinong matinong gagawa niyan site sa Google na yung salitang all at saka alone magkaparehas? Anong site? Sige nga. Anong site? Sir, ito, type dito. Anong site? Search na po sa ano bro, sa Google bro, na kapag po yung isang salita, ginamit mo sa moderator, yung site, hinahanap po, sabi niya, Google. So search time engine stop, niya. Time stop. Anong website na yung salitang all at saka alone, magkaparehas pala. Ngayon ko lang nalaman. Okay. So naghahanap ka ng website po. Ah, Brother Sam, meron ka bang counter-objection dun bro? Website. Yes, meron akong counter objection na kasi sumasagot nga ako eh, tapos hindi niya tanggap yung sagot ko eh, tapos wait lang bro, ileta matapos ka na bro. Sige. Kasi kung wag mong ipilit sa akin na yung nasa isip mo ang sabihin ko kasi magkalaban nga okay. Tapos ipilitin mo ako. Okay. So magde-decide muna ako mga bro ha, doon sa objection. Ngayon ang tanong ni ginagamit kasi ng rules ngayon is ni Boy Letra, yung kung ano yung tanong yung nasasagutin. Ngayon, naghahanap siya ng website. Ganito na lang, Boy Letra. Maghihintay tayo, bro, ng 20 seconds para mabanggit niya yung any website. At kung meron, tatanggapin ko yon. Kung wala, pwede ka naman mag-counter object or ulitin mo yung tanong mo, ha? So, Brother Sam, 20 seconds sa pagsagot mo, bro. Ano daw yung website, bro? Yung google.com website yan, baka hindi niya alam. So pagka sinasabi po yan, no, ginamit mo sa isang sentence, no, yung salitang yun, magkakaroon sila lang synonymous, no. Sentence kasi yan pinag-usapan natin, tapos gusto mo isang literal lang pagkontrahin mo sa ibang word. Dapat as a sentence, no, yun yung hanapin mo na meaning niya, ginamit as a sentence yung salitang yan. Next question. So, Google dito sa unang Korinto 4:6, yung salitang nangasusulat. Scriptures ba yan? Yes or no? Yes po, dahil ang scripture, ibig sabihin po niya, nasa script na po siya, nakasulat po siya. So, nangangahulugan lamang po, talaga yan, ha? Nakasulat lahat ng mga bagay na dapat nating ano malaman para maligtas tayo. Kaya ikaw, John Paulo, mag-isip-isip ka na. Next question. A part of his speech, noun ba yan o verb? Alin ang? Yung nangasulat. Sa Strong's, noun ba yan o verb? Sabi mo, scripture yan. Okay, wala sa choices ang tamang sagot eh. Objection, Mr. Moderator, anong wala sa choices? Nasa choices yan eh, kaya kong ibigay dito eh. Time stop na. Ganito, Brother Sam, kung wala sa choices bro, magpaliwanag ka na lang ng 10 seconds bro ha. Kasi yung salitang nangasulat ay adjective po yan, hindi po yan ang tatlalong hindi verb. So siguro, mag-aral muna siya ng grammar bago magtanong. Adjective. Next question. Dito sa unang Korinto 4:6, ang nakalagay dito, verb. Aminin mo, nagkamali ka. Showdown. Verb ito eh. Sabi mo, adjective sinasabi mo, bro. Diba verb to? Ito, meron ng Strong's definition, meron dito verb. Tanggapin mo, nagkamali ka. Bro. Ano tanong mo? Time na. 7 minutes time. O ano adjective di adjective to? Time stop bro, John Paul. John Paul, okay na bro. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative at ako tayo sa kanyang presentation mga kapatid. John Paulo ng Catholic, your time start now bro. So yun no, kahit wala, ipipilit niya talaga na mayroon kasi daw yun daw yung rules. Ang rules mo bro, para ka nagsisinungaling dito na masunod mo lang yung rules, yung ano. Tapos kahit magsinungaling ka, kahit wala talaga nakasulat, tapos sasabihin mo mayroon. I-take note po, ang ama ng kasinungaling si Satanas, John 8:44. Ako kahit ano itanong mo sa akin dito, hindi talaga ako dito magsisinungaling kasi ayoko magsinungaling. Lalo dito sa salita ng Diyos. O sa mga talatang binasa mo, binasa ko kagad, unang ikalawang Tesalonika
3:14, Isaiah 30 verse 8, Awit 12:7, Acts 1:2. Wala namang sinabi dito na ang lahat ng itinuro namin, isinulat namin, yan ang premise mo. Tapos ginamit mo yung unang Timoteo 3, ikalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay magagamit. Walang nakasulat doon na salitang ito lamang. Ginagamit ko ngayon, 'di ba? Ginagamit ko ngayon yung salita ng ikalawang Timoteo 3:15, ang lahat ng kasulatan, ginagamit ko buong kasulatan. Kayo nga hindi niyo ginamit lahat eh. 66 nga binawasan niyo, hindi niyo nasunod 'yan. Pero walang sinabing ito lamang. Tapos yun sa unang Korinto 4:6, hindi naman 'yan noun. Lalong hindi adjective 'yan, bro. Dapat chinek mo muna bago ka sumagot, verb 'yan. Hindi ako magbibigay ng choices na mali, bro. Hindi ako ganun. Verb yan na nga susulat. Tagalog na lang eh. O sa mga paraphrasing, ginawang scripture yan. Pero verb yan, verb. Ibig sabihin, yung salita nga gegaptia. O yung verb yan. O ganun, iyan din yung verb dito. Verb din dito dun sa ikalawang Juan 1:12 na marami pa ako mga bagay na isusulat, verb form din. Ngunit hindi ako gumamit ng tinta at panulat. Showdown yan. Letra po letra. Eh ngayon sa akin, letra po letra. Galatia 6:11. Tignan nyo kung gano'ng kalalaki ang mga titik na aking isinulat sa aking sariling kamay. Sa iyo interpretation, tas wala nakasulat, ipipilit mo. Ay ano ba sabi ni Saint Peter? Ikalawang Pedro 3:15-16, letra po letra. Ito yung ginawa nyo, nilabag nyo to kahit walang nakasulat. Ini-explain nyo. Eh, ibig sabihin ba, hindi ako nakapagsaliksik, mayroon ka pang ganun. Ibig sabihin nyo, interpretation mo, papaniwalaan ko? Hindi ko papaniwalaan yung interpretation mo kasi nagdidebate nga tayo eh. Siyempre, kailangan mo i-proof yan. Eh, kung gagamit ka lang ng interpretation, kailangan saliksikin, ganto ganyan, ganyong ganyan. Walang ganyan dito eh. Sabi dito, at inyong ituring na pagtitiyagang ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin naman ng minamahal na ating kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sumulat siya sa inyo. Total ba kami doon? Talaga naman sumulat sila kasi nakabilanggo sila dyan. Hindi niya sinabi na kaya kami sumulat kasi mamamatay kami. Sabi sa 16, gayon din naman lahat ng kanya mga sulat na sinasabi ng mga bagay na doon, may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot sa mga hindi nakakaalam at walang tiyaga, gaya rin naman ang ginagawa ng iba pa sa iba pang mga kasulatan na ikakapahamak din naman nila. So yan ang ginawa ng buong Protestante. Yung mga malalalim na sulat diyan, kahit wala nakasulat salitang alone, only, yung lahat equivalent sa only, yung all equivalent sa alone. Ano yun? Hindi mo nga pwedeng gawing all yung alone eh, kasi alone yun. All alone. Paano naging equivalent yun? Sino matinong Google na gagawa ng website? Ako gagawa ba ako ng website sa Google? So, papatunayan ko na yung salitang only. Equivalent sa salitang alone. Walang ganyan, bro. Yung huwag kayo magigit sa mga bagay na nangasusulat. Verb form yan. Tignan mo, check mo sa Strong's Concordance. Hindi yan adjective, bro. Kung kasi dapat sinabi mo na lang na, bro, Billy, try. Check ko muna. Baka magkamali ako eh. Tapos saka ako sasagot. Hindi mang nyanyang baka bro, huwag ka man nyamba dito bro, diba dito eh. Diba? Ngayon, Isaiah 59:21, hindi mo yan kayang tutulan. Nung ibinigay niya yung kanyang banal na espiritu, hindi iyon na isang bagsakan lang yung salita ng Diyos. Kaya nga marami pa akong mga bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa inyo kayang sadalin sa ngayon, John 16, diba, linaw doon. Ngayon, ano bang sabi dito nung binigay niya yung banal na Espiritu Santo? At tungkol sa akin, ito ang aking tipan, sabi ng Panginoon. Panginoon na nagsabi dito, huwag niyong tutulan. Ang aking espiritu ay nasa inyo. O yun na nga, nung ipinadala yung Espiritu Santo ng Jesus Christ, kasi nga hindi pa nila maintindihan, marami, sobrang dami na mga bagay na sasabihin sa inyo, huwag mong sabihin may kinalaman nyo, walang kinalaman nyo sa kaligtasan, bro. Sabi ni Jesus, ang aking mga salita ay pawang espiritu. Tapos sasabihin nyo, walang kinalaman sa kaligtasan. Yung mga iba pang bagay na sasabihin ni Kristo nung pinadala niya yung kanyang banal na Espiritu Santo. O nung pinadala niya yung kanyang banal na Espiritu Santo, specific lang ba yun sa generation ng mga apostol? Hindi. Tuloy-tuloy yun, sabi dito. At tungkol sa akin, ito ang aking tipan, sabi ng Panginoon, ang aking Espiritu na nasa inyo, na inilagay ko sa inyong bibig, ay hindi hihiwalay sa inyong bibig, hindi sinabi papel
o sa bibig man ng inyong lahi, hindi lang kila Pablo, hindi lang kila St. John, sa bibig ng inyong lahi, sa bibig ng inyong angkan, hindi hiwalay mula ngayon at magpakailanman. Iyan ang letra po letra. Naaral ng Roman Catholic Church, nakaletra po letra talaga yan. Mateo 28:19-20. Sabi doon, no? Turuan nyo sila lahat ng, sundin nyo, basahin na nga lang natin, no? Kasi kukulangin talaga sa akin yung oras. Ang dami ko pang talata, eh. Actually, sobrang dami. Kulang sa akin yung sobrang daming talata ko nito. Kahit paghayo ninyo gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa, bautismo nyo sa pangalan ng Anak at Espiritu Santo, turuan nyo silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko. O yung ibibigay sa kanila ng banal na Espiritu Santo, puro utos ng Diyos yun, puro galing sa Diyos yun. Hanggang sa susunod na generation, huwag mong sabihin na yung mga apostol lang. Buong simbahan yung sasama ni Kristo mula ngayon, magpakailanman, letra por letra. So lahat yun may kinalaman sa kaligtasan. Lucas 10, talatang 16. Kung sino man sa inyo ay naikinig, sa akin ay nakikinig. Kung sino man ang magtakwil sa inyo, ako ang itinatakwil, pati ang Ama na nagsugo sa akin. Pati ang banal na Espiritu Santo na isinugo ni Jesus Christ, John 16:12-13, na magbibigay ng salita ng Diyos every generation. Hindi lang sa panahon natin yan, hanggang sa susunod na saling lahi. Kaya kami ang batayan ng salita ng Diyos. Kami ang batayan ng Biblia. Kung wala ang Catholic Church, paano na? Maraming mga aral dito, nakakalakalin ng salita ng Diyos, ikalawang Korinto 2:16, na gagamitin ng pangalan ng Diyos, hindi naman nintutusan, Jeremiah 14:14, kunyari, sasabihin ng isa, o sa Biblia, Revelation 7:2, o anghel sa sikatan ng araw, ako yan, Isaiah 46 talatang 11, yung ibong mandaragit, ako yan. Eh, sasabihin ko na lang kagaya na sasabihin ni Samuel Tahuda, ay mag-aral ka kasi, magsiyasat ka kasi. Ganun na lang isasabihin ko. Eh, nasa debate tayo, kailangan mo patunayan yung stand mo. Ako kanina ko pa pinatunayan. Yung gospel, hindi yung gospel na dyan, hindi niya nilagyan ng tuldok. Ibig sabihin, yung buong gospel, bukod doon, marami pa siyang isinulat na hindi niya na kayang isulat. Kasi nga, tutulo siya sa sola scriptura. Kasi nga, yung salita ng Diyos, kaya nga ang sa aking salita, hindi maglalaho. Nung maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita, hindi mapaparam. Kaya ang salita ng Diyos tuloy-tuloy, sa 59:21 hanggang sa susunod na saling lahi. Hindi ka pira niyo makakasal. Kasi nung sinabi niya, meron ba about Christ na nila. Kaya sila sumulat, letra po niya. Kaya hindi niya na sinuntari niya. Sa Manila, dantit-dant. Totoo naman pa sa Manila. Ang katalino mo. Diyan, grabe dyan. Hindi, pwede mo naman silang pag-usahin sa event. Totoo. Pero pag kayong, mga, kaya nagulat siya, may district 1, Body of Christ. Oo, gumawa ka na event. Pero kung talagang ayaw pa rin, doon pa rin. Pastor Sindo, pa Soya po, pumiyat pa muna, Pastor Sindo. Hindi, ang Pastor Sendo, kakapasok. Yung Christ and Virgin, napag-isa niya yung body. Pastor, pamiyat mo na, Pastor. Ang Jesus name. Pastor Sendo, pamiyat mo na, Pastor. Ayan. Bro, John Paul. Pasensya, bro. Alright. Proceed, bro. 1:47 pa. 1 minute pa, no? So, tandaan natin, ang Bible alone, ay ito talaga yung Bible alone. Yung Bible alone, yan lang ang tanging source nila ng salita ng Diyos. Kasi wala namang, hindi naman kasi sila nilalagyan ng salita ng Diyos sa bibig nila. So ang katiwala nila, namatay na daw yung mga apostol. So nagkamali na si Isaiah, pati yung Diyos na sinabi na ang aking mga salita na ilalagay ko sa inyong bibig at sa bibig ng inyong lahi at sa bibig ng inyong angkan mula ngayon magpakailanman. So namatay na daw yung mga apostol. Ang ginawa nila, kinuha nila yung sa national, kasi nagtatag sila ng church eh. So hindi sila binigyan ng banal na Espiritu Santo. So ang ginawa nila, kinuha nila sa national bookstore yung Biblia, kinalakal nila kasi wala silang ibang kakalakalin, wala silang salita ng Diyos sa bibig nila, kagaya ni Satanas. Wala naman si Satanas salita ng Diyos sa bibig eh. Hindi nga inutusan, Jeremiah 14:14. Eh, anong source ni Satan salita ng Diyos? Eh, di Biblia, Mateo 4:6, nag-quote siya sa Psalms 91:11-12. Wala naman iba eh. May iba pa ba ang pagkukunan si Satan ng salita ng Diyos? Wala. Ngayon, yung Bible alone, hindi yan pagtuturo ng kaligtasan. Pagtuturo yan ng kasinungalingan, doktrina ni Satanas yan, manifestation niya ni Satan. Kasi yung Bible alone, tinututulan nila yung Isaiah 59:21 na yung salita ng Diyos ilalagay sa bibig every generation. Kaya nga hindi tayo iniwan ni Jesus Christ dahil sa pamamagitan ng church eh.
Kasi ito ang haligi at suhay ng katotohanan. Malalaman mo ang dapat ugaliin ng isang tao. Yung ugali na yun, yun yung may kinalaman sa kaligtasan. Pati na rin mabubuting gawa, kagaya na sinabi mo kanina, Mateo 24, Santiago 2, 26, ang daming talata. O, iyan ang letra po letra. Hindi ko dinagdagan yan. Kahit ano itanong mo sa akin, sasagutin ko talaga yan. Letra po letra, hindi ako talaga dito mag-ano eh. Hindi ako dito mag-ano. Nakakapit ako sa rules. Walang ganun sa akin. Showdown, kahit showdown dito eh. Sayang kung may showdown, no? Yan. Dako tayo sa pagtatanong ng ating affirmative sa negative. 7 minutes ito, Sam. Your time start now, bro. Okay. Itatanong ko lang kay John Paolo kung paano ba yung paraan sa kanila para maligtas? Marami. Marami. John 3:3-5. Maliban ng isang tao ay panganak na muli, hindi siya makapasok sa karya ng langit. 1:6-40-50-44-46. O yung sinabi ni Jesus, tuturuan niyo sila lahat ng sundin lahat ng inutos ko. Tuloy-tuloy yon lahat ng salita ng Diyos, kasama yung mga unwritten, yung Trinity, yung pagkakayat ni Mama Mary sa langit. Okay, nasa dyan, Revelation 12. Lahat yan, ang daming talata eh, pati sa traditions. Okay, ang sunod kong tanong, pwede ka bang magbigay no ng isang pamaraan para maligtas ka na hindi nakasulat sa Biblia? Ito sa John 3:3, na maliban ng isang taong ipanganak na muli, hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Hindi isinulat yan kung paano nila binabautismuhan yung tao, kaya marami nagkamali. Yung iba sinabi, hindi daw kasama yung sanggol. Ikaw naman, sabi mo, hindi binabautismuhan sa tubig. Yung pamamaraan nila na ilulubog, yung action, hindi yun naisulat. Pati yung mukha ni Kristo, hindi rin naisulat kasi hindi naman na-drawing yun. Pero may kanalaman yung pakaligtasan. Letra okay, for letra. Okay. Galawang 4:5. Yun bang binanggit mo na John 3:3, nakasulat ba yun o hindi nakasulat? Nakasulat 'yon na kailangan magpabautismo, pero yung way ng pamamaraan ng pagbabautismo nasa church kasi kami ang gagawa. So 'yun yung hindi na isulat na may kinalaman sa kaligtasan. Kaya kung babasahin mo lang yung Biblia kagaya mo, akala mo walang bautismo sa tubig. O kasi nga yung actual na pagbabautismo, hindi 'yun na isulat talaga na ilulubog kita sa ngala ng Ama at Takatakat ng Espiritu Santo. Hindi 'yun na isulat. Pero yung inutos na kailangan magpabautismo, nakasulat yun, may kinalaman sa kaligtasan. Okay, next question ko, no? Hindi mo nakasulat sa Biblia na bautismo sa pangalan ng Ama at Espiritu Santo? Kasi sinabi mo eh. Nakasulat nga. Sulat. Pero yung the way sila magbautismo na inilubog, tapos sinabi sa pangalan ng Ama at Nakatakat ng Espiritu Santo, hindi yung sinabi, pero nag-utos sila dun sa ikalawang, sa Acts 2:38-39, sa utos ni Kristo. Pero hindi yung actual na binautismuhan niya sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo, pero may kinalaman yun sa kaligtasan kasi bautismo yun. Unang Pedro 3:21. Daming talata. Surrender ka na. Ano, ginamit mo yung talatang 59:21 ng Isaiah. Okay, ang tanong ko sa iyo, yun bang salita ng Diyos na ibinigay niya kay Isaiah, pinasulat ba niya o hindi pinasulat? Walang sinabi dun na lahat nang ipinasulat kasi every generation hindi hihiwalay sa bibig ng inyong lahi, sa bibig ng inyong angkan mula ngayon magpakailanman. Hebreo 13:7, inyong alalahanin ang mga tao nagpakahirap sa inyo, ang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, pati sila Tertullian, lahat ng mga church fathers namin, lahat ng sinasabi niya, yan ay mga speakers ni Jesus Christ. Lucas 10:16, letra po letra, yung Trinity. Okay. Dami bro. Letra po letra lahat yan. Next question ka. Tutol ka ba sa nakasulat sa Isaiah 38 na iniutos ng Diyos na isulat yung mga salita niya? Tutol ka o hindi ka tutol? Hindi ako tutol, pero walang sinabi dyan na lahat. Walang sinabi dyan na lahat kasi nung 3rd century, di ba na-compile na, meron ng Latin Vulgate. Ano sabi ba ng Diyos? Ang aking mga salita ay hindi hihiwalay sa inyong bibig. O sa bibig man ng inyong lahi, o sa bibig man ng inyong angkan, mula ngayon magpakailanman hanggang ngayon, yung salita ng Diyos magpakailanman, letra po letra, na sa bibig ng simbahan, kami ang batayan ng salita ng Diyos. Bro. Okay, kami next, ang okay. Next question ko bro. Yun bang mga salita ni Isaias, iba pang mga propeta, yung mga apostol, malalaman mo ba yan kung hindi nisulat?
Malalaman ko yan, pero yung mga ilalagay pa ng salita ng Diyos sa bibig na susunod na saling lahi, mula ngayon magpakailanman, hindi ko pa yun alam. Pero yung iba, nalaman ko na yung kala Tertullian, lahat ng mga church fathers, pati yung paikipaglaban nila sa Arianism, lahat yung may kinalaman yun sa kaligtasan. Kasi yung mga nangangaral ng iba-ibang helyo, dapat yung sumpain, masusumpa, paparusahan ng Diyos. Mapupuntang impyerno, yung mga bulang mga ngaral, ang dami. Dami pang kalaban, dami pang nilabanan ng church diyan yung mga Arianism. Hanggang ngayon ay ikipaglaban kami. Next question, bro. Okay. Tama ba yung sinasabi ni San Pablo na dapat matuto lang tayo na huwag humigit sa nakasulat? Tama yun o mali? Tama yun. Pero hindi yan sinabi na noun yan, na scripture. Siya yung nangasusulat yan, verb yan. Ngayon, yung verb na nangasusulat, sinabi rin niya ni Apostol Juan, ikalawang Juan 1.12, ikatlong Juan 1.13-14, na marami pa akong mga bagay na nga isusulat, verb form, hindi adjective, verb. Ngunit hindi ako gumamit ng tinta at panulat. Inayos ko makipag-usap. Okay, next question. Okay, bro. Alam mo ba ang pagkakaiba ng verb at saka adjective? Alam ko yung pinagkakaiba ng verb sa adjective. Yung adjective, descriptive name. Yung verb, action word. Hindi yan descriptive names. Yung salitang nangasusulat, ang sabi dito sa Strong's Concordance, Gegraptia or grapho or graphe, verb, hindi adjective yan, hindi naman adjective yung scriptures, noun yun. Okay, next question ko, bro. Ano ba ang nakasulat dyan sa ang ginamit bang salita ay isulat or nangasusulat? Nangasusulat na verb form, yung verb form, ginamit din niya ni St. John dito sa ikalawang Juan 1.12, ikatlong Juan 1.13-14, ngunit hindi niya ginamitan ng tinta at panulat. Tumukoy din siya sa oral na is kung makipag-usap sa inyo ng harapan. Showdown yan, talo ka na. Showdown yan. Okay, next question. Okay, sang-ayon ka ba doon sa ikalawang Tesalonica 3.14 na yung mga salita nila ay kanilang isinulat? Sang-ayon sa talata o hindi? Natural, salita nilang isinulat yan. Nalangan naman salita ng mga pagano yan. Ang hinahanap ko, yung lahat ng itinuro namin, isinulat namin. Pag nabasa mo, talo ko, basahin mo ngayon. Lahat ng itinuro namin, isinulat namin, basahin mo. Talo ko. Sinabi niya, siyempre, salita nila yun. Alam nga naman, salita mo yun, bro Sam. Walang salita mo dyan, bro. Salita nila yan. Okay, ito, next question ko. May premise ako dito, basahin ko itong talata. Yaong aming nakita at narinig siya na rin namin ibinabalita sa inyo. O pang kanyo naman ay magkaroon ng pakikisama. Ha? Pabira naman ito sila siya. Okay mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating second stage ng debate. At by the way mga kapatid, sa ating nasa live dyan, mga nabuyat, ang topic natin ay sapat ang Biblia lamang sa pagtuturo ng kaligtasan. Dito tayo sa final conclusion mga kapatid ha. Mauna dito si Brother Boy Letra ng Catholic sa kanyang 5 minutes na final conclusion. Bilang negatibo bro, right. Time start now. Bro Rush, sabihan mo na lahat ng mga Bible Aloner dyan sa comment section, kahit mamaya, kahit hanggang bukas tayo dito. Umarap na sila sa akin dito kung may mailalatag sila, no? Kasi wala talaga eh. Kahit hanggang bukas tayo dito. Ayan ang nalabag nyo, yung unang Korinto 4:6, na huwag kayong magsigit sa mga bagay na nangasusulat. Kayo, ang nangasusulat nyo na verb form, scripture lang. Ngayon, saan nakasulat dito yung Bible Aloner? Eh, di ba wala? Wala eh. Kanina pa ako harap na hanap. Hindi kung meron, hindi sana eh. Nilabas na ni Sam. E ngayon, verb form yan. E didamay din yung oral yan ayon sa ikalawang Juan 1.12, ikatlong Juan 1.13-14. Iyan ang ending ng sulat ni Juan sa sulat niya. Hindi niya tinuldukan. Marami pa siyang bagay na dapat isulat, ngunit hindi pa niya ginamitan ng tinta at panulat. Verb form din, hindi adjective. Dapat nga noun eh, para scriptures. Kasi yung scriptures, noun. Yung adjective, descriptive names. Problema dito, kasi in English ako, nung nag-aral ako mula elementary hanggang college, no? Mahirapan kayo sa akin pagdating dyan. Dito sa unwritten, no? Sabi din sa Revelation 10:4, huwag mo munang isulat. May kinalaman sa kaligtasan to. Revelation 10:4, letra po letra yan eh. Ngayon yung nakasulat, nakasulat yan dun sa Revelation 22:18. Hindi, huwag mong dagdagan yung nakasulat. Huwag mo rin bawasan. Pero hindi sinabi na ito lang sapat na. Wala sinabi na ito lang sapat na. Yun lang, nalubot sa sulit ko.
So walang ganun, no? Lahat ng talata dito, dami kong talata, no? Si Satanas, again, si Satanas, ang source niya ng salita ng Diyos, wala nang iba, Biblia lang. Kunyari, si Satanas, mamamalipit ang salita ng Diyos, utusan niya si Nagugal ni Satanas. O mangaral kayo ng salita ng Diyos, gamitin niyo yung Exodo 20 verse 4 to 5. Ang sabihin niyo sa mga Katoliko, tumasamba sila sa Diablo, gamitin niyo yung salita ng Diyos. O ngayon, saan sila kukuha ng salita ng Diyos? Hindi ba sa Biblia? Kasi wala naman silang salita ng Diyos sa bibig nila, eh. Anong gagawin nila? Kagaya ng ginawa ni Satanas. Pahayag 12 talatang 10, mamamaratang araw at gabi, kagaya ni Satanas. Ganun ang ginagawa ng lahat ng mga Protestante. Si Satanas, dinibati si Jesus Christ, gumamit pa ng talata sa Biblia kasi wala naman siyang ibang pagkukunan, eh. Eh kami, anong pagkukunan namin? Kahit mawala yung Biblia, yung salita ng Diyos nasa bibig namin, eh. Hindi maglalaho mula ngayon magpakailanman. Yun nga yung palatandaan na kami, hindi kami iniwan ng Jesus Christ. Meron kami mga susi ng kaharian ng langit. Kung sino man nakikinig sa inyo, siya nakikinig sa akin. Hindi ko sino man ang bumasa ng sulat ninyo, ito lamang sapat na sa pangangaral ng kaligtasan. Walang ganyan. Sabi doon sa Galacia 1, talatang 8, kung sino man ang magturo sa inyo ng ibang ebanghelyo, sa itinuro namin, tumpain siya kahit anghel pa yan, kahit pari, kagaya ni Martin Luther, binawasan yung Biblia. Kayo itong lumalabag sa mga talata nyo, hindi kami. Wala kami nilabag dyan, akala namin kompleto. Hindi kailangan ng Quran, hindi kailangan ng Book of Mormons, kahit anong scripture. Ang kailangan, simbahan. Unang Timoteo 3:15, sapagkat ang iglesia sang bahay ng Diyos, ang haligi at suhay ng katotohanan. Wala nang makakatutol dyan. No, kahit hanggang bukas tayo dito, ilabas nyo sa akin lahat ng mga talata nyo dyan sa comment section. Walang ganyan. Imagination nyo lang yan. Nagtutunog lang yung aral nyo nasa Biblia dahil yung aral nyo sola scriptura. Pero ni isa sa mga doktrina nyong invento na hindi kinopya sa Katoliko, wala sa Biblia. Kasi yung mga doktrina nyo create para tutulan ng doktrina namin. Kami ang sumulat ng Biblia, mapa old, mapa new. Pati yung mga sumulat sa Old Testament, mga Katoliko na sila sa langit. Hebreo 12:22-23, pangkalahatang pulong at siya ng mga panganay, the Catholic Assembly and the Church of the Firstborn. Yung New Testament naman, isinulat namin yan, sabi ni Paul. Unang Korinto 14:37, ang aking mga sulat ay mga utos. Hindi niya sinabi na lahat ng turo ko, isinulat ko, walang ganyan, eh. Ano lahat ng ituturo niya, susulat niya isa-isa? Eh paano yung turo ng mga ibang henerasyon? Invalid na yon. Di ba? Yung mga nagturo ng mga dito sa Isaiah 56 talatang 7, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalangin ng lahat ng mga bansa. O nasa credo namin yan. Yung Apostles' Creed, salita ng Diyos din yan. Puro salita ng Diyos, kami ang batayan ng salita ng Diyos, no? Ang source namin ng salita ng Diyos, direkta sa langit, papunta sa simbahan. Hindi Bible alone. Si Satanas lang yon. Pati nung nangangalakal ng salita ng Diyos, ikalawang Korinto 2:17. Yung salita ng Diyos, no? Kinakalakal. Hindi kami kagaya ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kami mga taong tapat at inatasan ng Diyos. Jeremiah 14, time na bro. Durug-durug na kayo lahat dyan. Okay, sige. So dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative boy letra ng Catholic, mga kapatid. At dito naman tayo sa ating affirmative. Brother Samuel ng MCGU, 5 minutes, your time start now. Okay, siguro napansin nyo na ako yung tumawa. Dahil nakakatawa naman talaga yung aking kalaban. Dahil sabi niya, siya daw yung pinakamagaling sa English doon sa kanilang klase nung una. Pero hindi alam yung adjective, no? Dahil tinignan niya yung quattro size doon sa dictionary ng sa concordance. No, ang binigay kasi doon na verb yung isang word mismo, hindi kung paano ginamit isang sentence, no. Yung sinabing upang sa mga bagay na nga susulat. So yung salitang na nga susulat, hindi po yan action word. Hindi po yan utos, kaya hindi yan verb, di po ba? Kasi na nga susulat, dapat kung verb yung dapat isulat. Kundi yan po ay modifier, no. Nag-modify siya doon sa sinabing mga bagay na ito, kaya adjective po siya ng mga bagay pala na nakasusulat, no. Sana kasi hindi ka umabsent nung tinuruan kayo ng grammar, no? Ito pa nakakatawa sa kanya. So tinanong ko siya kasi ang aming kasing pinag-usapan yung Biblia, kompleto na sa aral pagdating sa kaligtasan. So nung tinanong ko siya, ano ba yung paraan ng kaligtasan niya? Binanggit niya yung mga sitas, yung daw mga gawang mabuti. So napansin niyo lahat ng binanggit niya nakasulat sa Biblia.
tapos ang titindi ganya, kulang yung Biblia. Pambihira ka naman, no? Nakakatawa ka talaga, kapatid, no? Tapos kaya nagtanong ako sa kanya, ano ba yung pinaka-example mo talaga na aral na kailangan sa kaligtasan tapos sinusulat sa Biblia? Ang sagot niya, bautismo. Hindi daw naisulat. Pero sumitas siya, pambihira naman, no? Bakit ka nakasitas kung hindi naisulat? Diba? Nagpapatunay lamang yun na mismong binabanggit mong hindi nakasulat ay nakasulat pala. Hindi ka lang marunong magsaliksik. Yung sinasabi mong kapamaraanan, hindi mo lang nasaliksik kung paano. Kaya nga ang sabi, iyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, isa sa mga ito ay hindi magkukulang. O diba? Yung salitang hindi magkukulang, kompleto po yan. Kaya nga ang kulang lang talaga sa tao, yung pagsasaliksik. Dahil katulad nga kanina, no, yung grammar pa lang, mali-mali na. Kaya siyempre, alam na agad natin na yung pangunawa niyan, mali-mali rin, no? Sa Biblia po, utos po na unawain yung nakasulat, no? Kasi hindi naman po litra por litra lahat sa Biblia. Di po ba? So yung Pilipinas, walang Pilipinas sa Biblia. Nangangulugan ba yun? Hindi tayo kasama doon sa papangaralan. Di ba? Yung sinabing all nations, kasama tayo doon. Tapos itatanong niya, oh, nandyan ba Pilipinas all nations? Gusto niya, litra por litra palagi eh. Gamitan mo ng unawa, kapatid. Pagka sinabing all nations, kasama doon. Kaya dito po sa ating paksano, talagang napatunayan po natin na yun palang mga salita ng Diyos na ibinigay niya sa mga propeta, katulad na lang binabanggit niya Isaiah 59:21, yun pala ay inutos ng Diyos na isulat yun ni Isaiah, no? 38, umamin siya kanina, tanong ko sa kanya, asang ayon ka ba na ipinasulat ng Diyos yung kanyang salita kay Isaiah? O, umamin siya, yes, ang ayon ako. Diba? Asang ayon ka naman pala, ano bang tinatutulan mo dito ngayon? Ikaw na mismo bumali doon sa ano mo eh, di ba? So umagri ka doon sa aking paksa na ang lahat ay nangasulat, no? Yun pang sinasabi mo na yung ibinigay sa ng Espiritu sa mga tao, di ba? Doon sa mga apostol, sa mga propeta na pinila niyo ng una, naisulat ba? Siyempre naisulat, no? Gawa 1:1 hanggang 2, basahin mo, di ba? Si Kristo, yung sinasabi niya na hindi pa niya, hindi pa kayang unawain ng mga apostol ngayon, iniaral yun sa mga apostol sa magitan ng Espiritu Santo, gawa 1:2. Tapos ano ang kulang? Kaya nga wala kang mabanggit eh. Kung ano yung aral na kulang para ang tayo maligtas, wala kang mabanggit, di ba? No? Kasi yung mismong binanggit mo na sa Biblia din. Kaya invalid yung mga ano mo, yung mga pagtutol mo invalid, walang basihan, no? Dahil yung mga sinasabi mong wala, ikaw na mismo sumitas ka na rin na nandyan rin sa Biblia. No, kaya talaga sa gabi pong ito, talaga napatunayan po natin na yung Biblia po natin pagdating sa usaping kaligtasan, wala na pong kulang diyan. No, kumpleto po sa aralan dahil ang Diyos na katulad ng sinabi ko kanina. So, ibinigay na niya kung ano yung mga dapat nating gawin, no? Tito 2:11, no, nagtuturo sa atin, no, yung biyayang may dalang kaligtasan, nagtuturo ng mga bagay na dapat mong para ka maligtas, no? Pagdating din sa Revelation, nagtuturo ng mga bagay na dapat mong iwasan para hindi ka mapahamak. O, di ba? So, sa mga ano na yun, talagang makikita natin na kumpleto ang Diyos sa warning, no? Para tayo ay maligtas. Kaya nga ang sabi ni San Pablo, matuto na huwag magsihigit sa nakasulat. Tapos ipinagpipilitan pa niya na meron daw hindi nakasulat. Eh ang gusto nga ni San Pablo, matuto ka doon lamang sa nakasulat. Eh, ikaw pala hindi kasangayin ni San Pablo. No? Siya pala kalaban ni San Pablo kasi ayaw niya doon sa sinabi ni San Pablo na matuto lang, base lang sa nakasulat mismo. Kaya malinaw po kapatid, no? Lahat po ng kailangan natin, no? Na dapat nating maalaman, nakasulat na po sa Biblia. Wala na pong kulang dyan. May time pa po ba? So, salamat po sa inyong lahat, no? At yan, talagang hindi po nag-iba ang ating paksa bagkos kaya pang sinang-ayunan na ang mga salita ng Diyos na ibinigay sa mga propeta, sa mga apostol, ito'y iniutos ng Diyos na isulat. At yan po, nandyan po sa ating Biblia ngayon. So, wala na po tayong hahanaping iba pa. Kaya nga sabi, di ba, lahat ng kasulatan, hindi sinabing lahat ng kasulatan at iba pa dahil kompleto na po talaga. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between MCGU, mga kapatid, at Catholic sa topic na sapat ang Biblia lamang sa pagtuturo ng kaligtasan. Affirmative natin si Samuel Tahuda ng MCGU at negative naman si Brother Boy Letra ng Catholic. Before natin i-end yung ating live, siyempre gusto ko muna silang bigyan ng time na magpasalamat. Unahin natin si Brother Sam, bro. Salamat, bro. Yes, Boy Letra, no, maraming salamat talaga sa iyo nang dahil sa iyo na ipalabas natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Eh. So nakikita natin yung talagang totoong aral, no, ng Diyos parating sa kaligtasan. So salamat din kapatid na Rasyana, no, sa pagpapanlak sa amin na magka-exchange ng ideas dito sa iyong platform. At salamat din sa lahat ng mga nanood, no. Dalangin ko sana na sa naway, no, talagang mayroon kayong natutunan, no, sa gabing ito. At sana yung mga natutunan nyo rin ay huwag nyo rin kalimutan na i-share nyo rin sa iba.
sa magitan ng pag-share dito sa mga debate na ginagawa po natin dito, no. At dito nga palang debate na ito ay siyempre i-upload ko rin sa aking YouTube channel, no. Search nyo lamang aking pangalan sa YouTube, Samuel Tahoda. So, nandun po lahat ng mga debate natin. Kung gusto nyo pang makaalam, no, doon sa mga aral nating sinasampalatayanan. So, panoorin nyo po yung mga ano ko, yung mga videos ko doon. At salamat po sa Diyos, no, sa kanyang kaalaman na ibinigay sa atin. So, salamat po sa lahat. Okay, Samuel Tahoda, mga kapatid, kung gusto nyo siyang suportahan, you can subscribe yung kanyang YouTube channel. Search nyo lang daw, Samuel Tahoda. At marami kayong makikitang debate doon, mga kapatid. At paki-subscribe na din. At dito tayo. Bro, Boy Letra, pasalamat, bro. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig dyan, yung mga Katoliko dyan, no? At sa mga gusto pong tumutol, kontakin nyo lang po si Brother Rush. At sa mga support sa mga Katoliko po na mahilig sumusubaybay sa amin, no? Pwede nyo pong i-follow yung ito yung Russia TV, no? At salamat, Bro Rush, at naisipan mo ko nga kontakin, no? At yun, siyempre salamat kay Brother Tahoda. Ginalingan ko talaga kasi founder to si Brother Tahoda. At sa mga nakapanood po, paki-share po yung aming live para marami pa pong makapanood itong ano na to. Maraming salamat po sa Diyos, at yung mga ano diyan, mga gustong tumutol, PM lang po kay Brother Rush. So yun lang, mga bro. Okay, that is a Brother Boy Letra, mga kapatid. At Russia TV, gusto ding magpasalamat sa lahat ng sponsor natin, mga kapatid, lahat ng sumusuporta. At kung gusto nyong sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito. Nandito si Samuel Tahoda ng MCGU at Brother John Paulo Cruz, Boy Letra, mga kapatid, ng Catholic. By the way, Brother John Paul, meron nang naghamon dito sa iyo, si Brother Norma Limharage. Gusto daw niyang makipag-debate na same topic, kapatid. So siguro mag-uusap tayo. Sabihin mo, magpipiring ka mo ako. Mag-uusap tapos tayo. Mag-uusap tayo, kapatid, mamaya. So maraming salamat, mga kapatid. At syempre dito din sa ating mga tropa na nandito, Ace Kinol ng Iglesia ni Cristo, Mother Earth, Sister Nena Despidiones ng Catholic, Heartache, Noya Hago ng Rangers of God. Kaka Edong Manalo ng The Warrior or the Freelancer Warrior, Ricardo Malabon, mga kapatid ng Rangers of God, Jimwell Bungalos ng Roman Catholic Church. At yun, please subscribe, mga kapatid, yung ating YouTube channel, Russia TV, at dito din sa ating group, Russia Vista, mga kapatid, yung aking profile, dyan ako laging nagla-live. So maraming salamat, this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out! Na 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 na